8594. Laging naka-alerto, servisyo, totoo. Easy double B. Kapuso nyo sa radyo. Walang pinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyo, totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag maaasahan. Easy double B. Super Radio 594, Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. Easy double B. Servisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. Easy double B Super Radio. Ito na. Easy. Relax. Kabilang ito. Oras po natin. Alas 5.32. Bago na po. Magandang po sa inyo, Luzon, Visayas, Mindanao. Ito na. Balita na tayo. Narito ang headlines na mga balitang gumagalaw. Mga balitang gising na gising. Buhay na buhay. Singil sa kuryente. Nang Meralco, tataas ngayong buwan. Sapat na supply ng bigas sa bansa hanggang sa Hunyo. Tiniyak ng Department of Agriculture sa kabila ng banta ng El Nino. Bilang na mga nasawi sa pagguho ng lupa sa Maco, Davao de Oro, umakyat pa sa Labisa. Bilang na mga nawawala, mahigit sa 100 na. Planong ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas, hindi magtatagumpay. Kaya dapat nang itigil ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Dating Pangulo Rodrigo Duterte, iginit naman na dara nito sa legal na paraan. Pangulong Bongbong Marcos, muling dilinaw na usaping paikinomiya lang ang layo ng administrasyon sa pagsusulong ng pag-amienda sa saligang batas. China handang tumulong sa investigasyon hinggil sa tangkang cyber attack sa ilang ahensya ng pamahalaan ayon sa Department of Information and Communications Technology. Ilang personalidad at programa ng GMA Network, kabilang ang Super Radio DZBB, humakot ang parangal sa 2024 Platinum Stallion National Media Awards ng Trinity University of Asia. Oras natin, radyo na. TV pa! Wow! Si Melo del Prado, panalo! Alas 5:34 na po ng umaga. Tataas ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan. Ayon sa Meralco, 57 centavos kada kilowatt hour ang ipatutupad na dagdag singil ngayong buwan. Katumbas ito ng 115 pesos na dagdag bayarin sa kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan, 173 pesos sa 300 kilowatt hour, 231 pesos sa 400 kilowatt hour at 290 pesos sa 500 kilowatt hour kada buwan. Bunso naman ito ng pagtaas ng generation charge o bilin ng kuryente mula sa independent power producers at power supply agreements. Nakaapekto rin ang paghina ng piso kontra dolyar. Sinabi ni Jose Aldariaga, tagapagsalita ng Meralco, na posibleng masundan pa ito dahil sa inaasahang mas malakas na konsumo ngayong taginit. Sapat ang supply ng bigas sa bansa hanggang sa Hunyo. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., bukod sa inaasahang ani na mga magsasaka, sa Marso at Abril ay nagangkat din ang bansa nitong Disyembre at Enero na umabot sa 750 metric tons. Lumagda rin sa 5 taong kasunduan ng Pilipinas para sa pagsusupply ng Vietnam ng hanggang 2 milyong metriko tonelada ng bigas taon-taon.
Pero posible anyang manatiling mataas ang presyo ng bigas hanggang sa Setyembre dahil sa mataas na bentahan sa pandaigdigang merkado sa gitna ng lumalaking demand ngayong may El Nino. Pinatututukan na ng kalihim ang mga posibleng mag-ipit ng supply na magsasamantala para tumaas ang presyo ng bigas. Super Radyo! Oras natin, Radyo na TV pa, alas 5.35 na po ng umaga. Halos 4,000 magsasaka na ang apektado ng El Nino. Ayon sa Department of Agriculture, nasa 151.3 million naman o pesos naman ang halaga ng pinsala sa mga sakahan sa Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Mahigit sa 6,000 metriko tonelada rin ang nasayang na produksyon. Habang umabot sa 3,291 hectares, ang apektado ng tagtuyot na karamihan ay palayan at maisan. Mamamahagi ang kagawaran ng mga binhi ng gulay habang bumibili na ng planting materials para sa high-value crops. Ikinakasa na rin ang cloud seeding operations, pest control management at iba pa. Tiniyak naman ni Pangulong Bongbong Marcos na ibibigay ng pamahalaan ng lahat ng posibleng tulong na kailangan ng mga magsasaka tulad ng mga binhi, abono, pestisidyo, mga makinarya at mga pasilidad na gagamitin pagkatapos na anihin ang mga produkto. Oras natin, Radyo na, TV pa, alas 5.36 na po ng umaga. Umakyat na sa 11 ang nasawi habang 110 naman ang nawawala sa pagho ng lupa sa barangay ay masara sa Maco, Davao de Oro noong Martes. Ayon sa Maco Municipal Disaster Reduction and Management Office, 31 ang nasagip. Apektado naman ang mahigit sa 1,000 pamilya sa mga barangay Masara, Mainit, Elizalde at Tagbaros. Sinusuri ng Mines and Geosciences Bureau Region 11 kung ligtas pang balikan ng mga residente ang lugar. Muling nilinaw ni Joseph Randy Loy, pinuno ng Davao de Oro PDRRMO, na walang kinalaman ng pagmimina sa paghuhon ng lupa. Malambot naman ang lupa dahil sa sunod-sunod na mga pagulan, bunsod ng masamang panahon. Ayon kay Mahar Lagmay, Executive Director ng University of the Philippines National o Nationwide Operational Assessment on Hazards o UPNOAA, pinakamalakas ang pagbuhos ng ulan mula January 31 hanggang February 1. Kabilang din ang mga ang bayan ng Maco sa flood warning forecast ng NOAA noong pang January 30. Sa hazard assessment map ng NOAA, ang mismong lokasyon ng barangay Masara kung saan nangyari ang pagguho ay landslide prone area. Sa pagsasaliksik ng NOAA, nagkaroon din ng landslide sa barangay Masara noong 2008 na ikinasawi ng 24 na tao. Super Radyo! Inamin ni Davao de Oro Governor Dorothy Gonzaga na may mga binahan na illegal na nag-operate sa lalawigan. Sa ulat ng Super Radyo Davao, sinabi ni Gonzaga na handa silang bigyan ng permit ang mga illegal na binahan pero kailangan munang masuri ang lugar kung ligtas sa pagmimina. Narawagan din siya sa Department of Environment and Natural Resources na paigtingin ang pagtatanim ng puno sa mga bundok sa probinsya para maprotektahan at maiwasan ang mga pagguho ng lupa. Samantala, patuloy ang pamahagi ng tulong ng Davao de Oro Provincial Government sa mga pamilyang apektado ng landslide sa bayan ng Maco, katuwang ang Apex Mining Company. Sa kabila ng paglilinaw nito na hindi sa kanilang lugar ng minahan, nangyari ang landslide. Oras natin, Radyo na, TV pa, alas 5.39 na po ng umaga. Nando Del Prado sa Super Radyo, DZWB. We're super grateful and happy dahil GMA Radio ang number one for 2023. Number one AM station ang Super Radyo DZDD. At number one FM station ang Barangay LS. Maraming salamat, mga kapuso. Sasariwain natin ang kulturang Chinoy habang ipinagdiriwang ang Lunar New Year. Samahan natin si Mike Tan sa kanyang food trip sa oldest fast food in Chinatown. Magkapit tayo sa The Great Buddha Cafe. Ipapakita ko naman sa inyo ang isang no-cook tikoy recipe na pwedeng-pwede nyo rin gawin sa bahay. Bibisitahin ko din si Larkin Castor para ipagluto siya ng kanyang paboritong pork ginagoongan. Ipapatakin ko rin sa inyo ang aking original recipe ng lechong bonejo. Farm to Table, Sunday 7:15 p.m. on GTV. Ngayong Biyernes, kilala na natin si Black Rider. Itumba na natin yan! Sinabi ng hindi! Papahirapan ko rin siya. Siya at ang mga mahal niya sa buhay. Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. Lahat ng government resources natin ay compromised. They have no backup but themselves. May sniper! Hanapin mo! May bisita ako! Sniper Rogue Mission, Friday 8 p.m. on GFlix, on GTV.
oras natin, Radyo na TV pa! Wow! Si Melo del Prado, panalo! Alas 5:41 na po ng umaga. Hindi magtatagumpay ang planong ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Nanawagan si Pangulong Bongbong Marcos na itigil na ang pagsusulong ng secession dahil mali ang batayan nito. Pagwasa kanya sa bansa ang panawagan ng mga nagsusulong nito. Ginit din ang Pangulo na katumbas ng matatag na Mindanao ang matatag na Pilipinas. Matatanda ang pinalutang ni dating Pangulo Rodrigo Duterte ang paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas sa gitna ng kontrobersiya kaugnay sa People's Initiative. Sinabi naman ni Duterte na daraan sa legal na paraan ang isinusulong niyang paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas at daraan ito sa United Nations gaya ng ginawa ng Timor-Leste. Binatikos din niya ang reaksyon ng ilang opisyal at pagtawag na act of sedition sa naturang hakbang. Sinabi ni Duterte na ayaw niya ng gera at hindi rin labag sa konstitusyon ang paghiwalay ng Mindanao dahil nakabatay man ito sa kagustuhan ng taong bayan. Dati nang sinasabi ng mga pinuno ng Bangsamoro government na hindi sila sang-ayon sa pagkalas ng Mindanao sa Pilipinas. Sinabi ni Bangsamoro Government Chief Minister Ahot Ibrahim na kailangang mag-asikaso ng hindi nakukumpromiso ang peace agreement. Muling nilinaw ni Pangulong Bongbong Marcos na usaping pa-ekonomiya ang layo ng kanyang administrasyon sa pagsusulong ng pag-amyenda sa saligang batas. Ayon sa Pangulo, mahalaga ang usapin ang pag-amyenda sa saligang batas pagdating sa economic provisions at tinukoy niya ang mga sagabal sa konstitusyon sa paglago ng ekonomiya at sa global competitiveness ng Pilipinas. Nilinaw din ang Pangulo na hindi niya pakikialaman ang proseso sa pag-amyenda sa konstitusyon. Samantala, ipinaalala ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Puno kung gaano kahalaga ang 1987 Constitution na nabuo matapos ang EDSA People Power Revolution. Pero nilinaw din niyang bukas sa pagbabago ang konstitusyon dahil hindi naman perpekto ang mga gumawa nito. Oras natin, Radyo na TV pa, alas 5:43 na po ng umaga. Nais ng Senado na isabay sa 2025 midterm elections ang plebisito sa pag-amyenda ng saligang batas. Ayon kay Senator Sonny Angara, chairperson ng Senate Subcommittee on Constitutional Amendments, sisikapin niyang desisyonan sa Oktubre ang resolution on both houses number 6 na layong amyendahan ang konstitusyon. Sinabi naman ni Senator Christopher Go na dahil umpisa pa lang na mga debate, hindi pa panahon para magbilang o maglahad kung sino ang pabor at tutol sa charter change. Tugon nila ito sa hamon ni House Majority Manuel Jose Dalipe na ngayon pa lang ay magdeklara na ng posisyon ang bawat isa sa mga senador. Tanong ni Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III, ano pa ang punto ng konsultasyon sa mga resource person kung may posisyon na pala sila sa issue? Ibinilik naman ni Senator Francis Escudero sa mga kongresistang hamon at bakit hindi pa aminin ang mga ito na sila ang nasa likod ng Peking People's Initiative. Sinisika pa ng Super Radio DCWB na kunin ang panig ng mga kongresista na iniugnay sa usapin pero wala pa silang tugon. Oras natin, Radyo na TV pa, alas 5:45 na po ng umaga. Handang tumulong ang China sa investigasyon hinggil sa tangkang cyber attack sa information system ng Overseas Workers Welfare Administration OWA at iba pang website ng ilang ahensya ng pamahalaan. Una nang sinabi ng Department of Information and Communications Technology na na-detect sa China ang internet protocol o IP address ng mga hacker, particular na sa loob ng network ng China Unicom. Pero tinawag ng China na irresponsable ang alegasyon at hindi mo na nila ito kinukonsinti. Ayon kay DICT Secretary Ivan John Uy, humihingi ang China sa kanila ng detalye kung ano ang nangyari para mahanap nila kung saan at sino ang gumawa ng tangkang pag-atake. Sa kabila nito, hindi sinasantabi ng DICT na may kinalaman ang mga tangka sa Sigalot sa West Philippine Sea. Inaprubahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang National Security Plan 20, National Cyber Security Plan 2024 to 2028. Ayon kay Information and Communications Technology Secretary Ivan John Uy, nakapaloob dito ang pagbuo ng magandang patakaran at pagtukoy sa cyber assets at infrastructures ng bansa na kailangan protektahan. Paigtingin din ang malawakang training at capacity building sa digital workforce ng Pilipinas para makatugon sa cyber security at artificial intelligence. Ang Pilipinas ay magiging isa na anya sa pinakamalaki at may pinakabatang mga manggagawa sa digital sector sa susunod na dalawang dekada.
palalakasin din anya ng pamahalaan ang pakikipagtulungan sa ibang bansa para sa Advanced Threat Assessment. Oras natin, Radyo na TV pa, alas 5:46 na po ng umaga. Humakot ng parangal ang GMA Network Incorporated, Super Radyo DZBB, at ilang pang personalidad at programa ng Kapuso Network sa 2024 Platinum Stallion National Media Awards ng Trinity University of Asia. Itinanghal na TV Station of the Year ang GMA Network Incorporated, habang nagwagi bilang AM Radio Station of the Year ang Super Radyo DZBB. Narito ang ilang nagwagi sa 2024 Platinum Stallion National Media Awards. GMA Regional TV, Regional TV Network of the Year. 24 Horas bilang Best TV News Program. Vicky Morales, Female News Anchor of the Year para sa 24 Horas. Ato Maraulio, Male News Anchor of the Year para sa State of the Nation. Emil Sumangil, Best Public Service Program Host para sa Recibo, Walang Lusot ang May Atraso. Kapuso Mo, Jessica Soho, Best News Magazine Program. Unang Hirit, Best Morning Show. Reporter's Notebook, Best Documentary TV Show. Family Feud, Best Game Show. Martin Javier, Best TV Sports Program Host, GMA Sports. Pepito Manoloto, Best Comedy Show. Pokwang, Best Variety Show para sa TikTok Clock. Royal Blood, Best Primetime Drama Series. Rian Ramos bilang Primetime Drama Actress para sa Royal Blood. Ashley Ortega, Breakthrough Artist of the Year, Hearts on Ice. Zig Dulay, Director of the Year sa pelikulang Firefly. Ewan Mikael, Child Star of the Year sa pelikulang Firefly. Balikan natin ang headlines ng mga balitang gumagalaw. Mga balitang gising na gising. Good morning! Buhay na buhay! Singil sa kuryente ng Meralco. Tataas ngayong buwan. Sapat na supply ng bigas sa bansa hanggang sa Hunyo, tiniyak ng Department of Agriculture sa kabila ng banta ng El Nino. Bilang na mga nasa base sa paghuhunan ng lupa sa Maco, Davao de Oro, umakyat pa sa 11. Bilang na mga nawawala, mahigit sa 100 na. Planong ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas, hindi magtatagumpay, kaya dapat nang itigil. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, dating Pangulo Rodrigo Duterte, igirate naman na dara nito sa legal na paraan. Pangulong Bongbong Marcos, muling nilinaw na usaping pang-ekonomiya lang ang layo ng administrasyon sa pagsusulong ng pag-amyenda sa saligang batas. China handang tumulong sa investigasyon hinggil sa tangkang cyber attack sa ilang ahensya ng pamahalaan ayon sa Department of Information and Communications Technology. Ilang personalidad at programa ng GMA Network, kabilang ang Super Radyo DZBB, humakot ng parangal sa 2024 Platinum Stallion National Media Awards ng Trinity University of Asia. At yan po ang kabuuan ng mga balita. Ako po naman ang inyong lingkod. Wow! Si Melo del Prado? Panalo! Standby na si Alang Gatos Kong Jefa Choy! Sa Banawi po, mga kapuso, Quezon City. Ayan na, meron na yatang Dragon Dance at saka ano pa isang dance? Dragon Dance at Dragon Dance. Good morning! Mark Makalalad, standby. Ay, bigas. Double B, bantay bigas ba ito? Ayan o, name Parabelo, Mali Vargas, Tuesday nyo. Ang oras po natin, mga kapuso, Kong Jefa Choy. Alas 5:50 na po ng umaga, tikoy-tikoy. Radyo na, TV pa, Melo pa. Melo del Prado sa Super Radyo, DZBB. Ating samahang walang iwanan. Maraming salamat for making GMA Radio number 1 DZBB 594 and Barangay LS 97.1 number 1 in Mega Manila for 2023. Ang Barangay FM number 1 sa Baguio, number 1 din sa Dagupa. Ang Super Radio at Barangay FM number 1 din sa Iloilo, number 1 pa rin mapagkakahiwalaan para sa inyo, mga kapuso.
Ang sabi mo? May komento ka ba sa iba't ibang napapanahong issue? Ang sabi mo? I-comment na yan sa Balitang Hali Facebook page. Faithful ang asawa ko pa. Bernard, I missed you so much. Stop. Lasing ka. Can we pretend na we're still in Boracay? Just for tonight, please. Let's make it big. Love, Die, Repeat. Weeknights, 10:50 p.m. on GTV. Ngayong Biyernes. Kilala na natin si Black Rider. Itumpa na natin yan. Sinabi ng hindi. Papahirapan ko rin siya. Siya at ang mga mahal niya sa buhay. Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. Magandang gabi sa inyong lahat. This is your captor speaking. When their train is taken over by terrorists, he'll keep them off track. Under Siege 2, Saturday, 6:15 p.m. on GFlix, on GTV. You're watching Double B TV on GTV. Sa Super Radio, DZBB. Ako nga po ito. Wow, si Melo del Prado, panalo. Nako, malungkot na balita po mga kapuso. Mukhang dumadami yung mga nawawala doon sa Maco, Davao de Oro. 110 na po mga kapuso, no ha? Teka, ito, humahabol si Angelo. Yan, ito, mainit-init pa po mga kapuso. At para alam nyo lang po ang magiging lagay ng panahon para po sa mga taga Mindanao, Luzon, Visayas at syempre, ito po, Metro Manila. Ito muna para, nako, baka tuloy-tuloy yung rescue, search and rescue operation ay para nagigiyahan din po yung mga magre-rescue dyan. May hinahanap po, ang dami pang hinahanap, 110 eh. Ano na? Bantay panahon! Ano na? Ito po ang ating lagay ng panahon. Nakaapekto po ang hanging amihan sa dulong hilagang Luzon habang easterly sumainit na hangin na nagbubula sa silangan naman ang apektado po sa nalalabing lugar po sa ating bansa. Dahil po sa hanging amihan, asahan po ang maulap na papawarin na may mahinang pagulan sa Batanes at Cagayan ngayong araw na ito. Medyo malamig na naman po ngayong umaga. No? Sa Ilocos Region, mga taga-Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at nalalabing lugar po sa Cagayan Valley, asahan naman po ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawarin na may pulupulong mahinang pagulan dahil po sa amihan. Sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi po sa ating bansa, kabilang po Mindanao, asahan po ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawarin na may pulupulong pagulan, pagkilat dahil po sa easterlies o localized thunderstorm. Yan. Bantay! Ay naman. Ito po. Ay, nako. At kaya natin inuuna ngayon ang ating lagay ng panahon, mga kapuso. Merong mga pag-ulan, pagbaha. Pagkatapos sa kabilang banda naman, nandiyan naman yung ating inaalala tungkol sa tagtuyot. Para bang pareho? Ano ba ito? Magkaiba? Oh, parehong panahon. Parehong panahon ang pinag-uusapan pero magkaibang klase ng panahon. Tagtuyot at saka yung isa naman ay sobrang basa, may kalamidad mga kapuso. Pareho na nakaka-apekto po sa atin sa sangkatauhan, lalong-lalo na po dito sa Pilipinas. Alam nyo ba na halos 4,000 magsasaka na po ang apektado po ng El Nino? Ayon po sa Department of Agriculture, nasa 151.3 million pesos na po ang halaga ng pinsala sa mga sakahan sa Western Visayas at dyan po sa Zamboanga Peninsula. Ang pinag-uusapan dito mga kapuso ay 6,000 metriko tonelada na nasayang na produksyon dahil po dyan sa umabot ang tagtuyot doon sa 3,291 hektarya, karamihan po ibang palayan at saka mga maisan. Kaya ang ginagawa ngayon ng gobyerno ay ipinoposisyon yung kanilang cloud seeding operation at ang kagawaran ng agrikultura po ay namamahagi na raw ng mga binhi, gulay, bumibili na ng mga planting materials para sa high value crops. Kung hindi man po makakapagtanim ng palay at saka mais, iba naman ang itatanim. Iba naman.
gulay naman. Ito po, problema pareho, El Nino at saka pagbaha. Super Radio! Climate change! Melo del Prado! Ito sa na? Super Radio! DZWB! Pagdating natin ng February, yung forecast ng PAGASA is around 24 provinces might experience drought and 17 provinces might experience dry spell. April, May, makita natin mga around between 40 to 41 provinces and then may mga dry spell areas din. So kung pagsasamahin natin yung mga areas na under dry spell and drought condition, mga around 80 provinces yon. Nung nag-announce po si PAGASA na magkakaroon po tayo ng El Nino, so maganda po yung naging response ng ating government kasi maaga po yung mga interventions. Like nagkaroon po ng, na-activate po yung El Nino Task Force, and ang bawat sectors po ay hiningan po sila kung ano yung magiging program nila just to minimize po yung magiging impacts po nitong El Nino na magpipik po siya. Expected na magpik po siya this first two quarters of 2024. Hopefully, dumating yung ating tag-ulan. But then, makikita pa rin natin dahil dun sa lag effect ng El Nino, although nasa decaying states din niya, there are models na nagsasabi pa rin that there's still possibility na posibleng mababa pa rin yung maging ulan natin sa mga ibang lugar by pagdating ng May at June. Super Radio! Melo del Prado sa Super Radio DZWB. Kalungkot. Tinig po ni Ana Solis, Head ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA at ni Rosalie Pagulayan, Hydrologist ng PAGASA. Kaya ang ating pong kagawaran ng agrikultura ngayon, pinariripaso po yung mga solar-powered irrigation projects. Eh meron po kaagad na mga na-report eh, na mga hindi daw gumagana, sira kaagad, di pa naman nagagamit, yung mga ganun po ano ha. Isa po sa mga nagulat niyan ay si dating Agriculture Secretary Manuel Piñol sa kanyang Facebook account. Sinabi niya na doon sa kanila sa Blanco, Tabato. Ito po, mayroong mga hindi na daw mga gumagana roon. At mga hindi pa na-turn over pa nga yung iba, mga kapuso, na kumpleto na ng 2020. Yung kanila mga solar power na mga irrigation project doon, hindi pa po napapakinabangan. Maya-maya po ay ating pong pag-uusapan yan. Ito, usapang double B. Super Radio! Bantay bigas, tamang-tama naman. Ito po si Mark Bacalalad. Melo del Prado sa Super Radio DZWB. Usapang bigas, ilang nagtitinda ng bigas sa kalentong market, tumaas ang makatutulong ang darating na anihan para mapatatag ang presyo. Yun naman ang good news. Good morning! Mga kapuso, sapat daw ang supply ng bigas sa ating bansa. Hanggang sa June, meron tayong maabot sa 750,000 metric tons. Mark Bacalalad, Mark! Super Radio! Alam ba sa iyo, Kuyang Melo, sa mga puso natin yan, ay kung mararamdaman yan sa mga pamilihan. Kasi naalala mo, nung buwan ng Disyembre, Kuyang Melo, abot pa niyan yung anihan eh, saka nung Nobyembre. Correct. Pero bahagya lamang yung naramdaman nating pagbaba. Pagkatapos hindi nagtagal yan, tumaas ulit yung presyo ng bigas. Mm-hmm. Kaya nga umabot tayo sa 14 high dun sa rice inflation natin ng PSA at umabot ng 22.6% yan. Dito sa kalentong market sa lungsod ng Mandaluyong, nagtanong-tanong tayo sa ilang mga nagtitinda ng bigas at kanang sinasabi na nananalig sila. Uh-huh. Na huhupa yung pagtaas ng presyo ng bigas dahil sa nalalapit na panahon ng anihan. Sa katunayan nga, meron na daw ilan ng mga lalawigan ang nagsimula na no, ng paunti-unting nga pag-ani. Pero yung mararamdaman talaga daw yan, buwan ng Marso at Abril. Yan. At dun sa mga natanong natin, dapat daw bumaba kahit papano yung presyo ng bigas dahil madaragdaga na yung supply nito sa bansa. Sa katunayan, may mura naman daw ng mga palay. Pero kasi oras daw na makiskis yan, kumbaga, mamalinis mo at maibiyahe na, doon nagkakaroon ng pagpatong sa presyo. Ayun. Ang problema, Kuyang Melo, Mukhang may iba kung magpatong naman ng presyo, sobra-sobra. Grabe naman. Grabe talaga. Kaya ayan yung pinatututukan din ni Pangulong Bongbong Marcos, ha? Yung talagang matiyak no? Na abot kaya yung presyuhan ng bigas. Sa ngayon dito sa kalentong market, 53 pesos per kilo ang pinakamurang bigas at pinapanggit ng Department of Agriculture na dapat manatiling matatag ang presyuhan ng bigas hanggang sa Hunyo o hanggang first half ng 2024. Bukod kasi dun sa mga anihin, meron ding inangkat na bigas ang bansa nitong Disyembre at Enero na umabot sa 750,000 metric tons. Ang dami natin bigas. Ang dami. Ang dami natin bigas, pero mahal.
Mahal nga lang eh, kasi yung mga imported din, mahal din yung imported. Ha? Meron pa rin pala tayong parating na mga 2 million metric tons galing sa Vietnam naman. Yan ay taon-taon ay pumapasok yan dito sa Pilipinas. Oo. Oo. Kasi meron tayong nilagdaang kasunduan naman. Yes. Para sa kanila. Kaso yun nga, Kuyang Melo, marami yung mga bigas. Pero sa ngayon, hindi pa nararamdaman, nagkakaroon mm-hmm. na pagbaba mm-hmm. sa presyo. At sinasabi ng mga nagtitinda, sana kahit sa buwan ng Marso, mga unang linggo, yan ay maramdaman na dahil sa panahon ng anihan. Ayun na nga eh. Pakinggan natin, oo, mm-hmm. Pakinggan natin yung tinig ng aking nakapanayam. Sana bumaba kasi anihan na. Mm-hmm. Ay, yung palay naman, mura. Mm-hmm. Kaso, pag yung nakikis na, yun, mataas na. Ah, kaya mahal yung kuha nyo sa supplier. Oo. Kaya ano sinasabi ng mga namimili sa inyo? Hindi nga, ganun, mataas, kailan bababa. Ano pa sinasabi nyo? Sabi ko, di natin alam sila ang decision yan kasi depende sa dating ng bigas yan. Ayan, ang tinig na isa sa ating mga Orlando. Oo. Sana nga nagsasabi ko yung Melo. Depende na rin. Wala rin din silang control dyan dahil kung mahal lang patong, siyempre, mahal din ang papatong nila dito para mm-hmm. naman sila kahit papano ay kumita. Yo, kasi nga, din, ang problema pala dito, lahat tayo dito sa, hindi lang dito sa Pilipinas, pati sa mga ibang bansa, kahit yung mga mm-hmm. kahit yung mga nagpo-produce ng bigas, katulad din natin, mas malaki lang sila mag-produce ng bigas. Yung iba naman, mas mm-hmm. malaking umangkat ng bigas. Lahat mm-hmm. yan, isa lang ang pinoproblema nila, yung El Nino. Kaya ngayon, ayan. Yung demand ngayon, mataas ang demand, yun ang nagpapataas ngayon. Ngayon pa lang, Mark. Oo. Mm. Tama ka dyan, Kuyang Melo, nabanggit mo yung El Nino kasi kasama rin sa binabantayan ng NEDA yung presuhan kasi oras na maapektuhan yung mga taniman, magkabitak-bitak yung mga lupa at magkulang sa irigasyon. Yeah. Ang kasunod na problema niyan, yung mga pananim na mamamatay mm-hmm. at yung dahil may mga mamamatay na pananim, mm-hmm. yung supply mababawasan at pag nabawasan ang supply, tataas ang ayon. Price ng Kuyang Melo. Baka daw magkaipitan ng supply dahil dito sa pangamba sa El Nino. Ngayon pa lang, Mark. At yan nga yung pinatututukan ni Pangulong Bongbong Marcos din sa DA na matiyak nga no, yung sapat na supply. Pero ang binabanggit ng DA, sapat nga naman daw ang supply hanggang first half o yung unang kalahating buwan ng 2024. So antabayan natin kung magkakaroon ng pagbaba ng presyo pag mas marami na yung naaning mga palay. Ang inyong kapuso, Mark Makalala ng GMA Super Radio, DZWB, dapat sa to. Super Radio! Melo del Prado sa Super Radio, DZWB. Ito si Andoy sa tabi ko eh. Ano daw, wag ganun-ganun. Sige. Good morning! Mag-costume ka, Andoy, ng lion at saka dragon. Ayan. Tapos susubuan kita ng angpaw. Mm. Sa isi 4 na. Kung he fa choy! Good morning! Mga kapuso, punta tayo dyan sa... Ito parang ano to? Parang Chinatown ng Quezon City ito, yung Banawe. Ayan. Ayan. Tayo po ay mag-aabang ng... Ano bang aabangan natin sa Banawe? Tikoy ba o pyesa ng makina? Good morning! Nasasakyan. Ito na, sarado na para sa pagdiriwang ng Chinese New Year ang bahagi ng Banawe Street sa Quezon City. Alagato sa Alan G, are you okay? Super Radio! Okay na okay, okay pa joy! Ubo ka eh, bigyan kita ng ano dyan. Dekwa din. Akala ko, di pa nakapasok eh, pasok na pasok pala. Yan, oo naman, okay. Gising na gising, buhay na buhay. Tinig pa, Kuyang Melo. Ano ba yung nasa likod mo at mapula-pula yan? Ano yan? Itong mga nasa likod natin, ito yung mga tent na gagamitin para sa pagbunita ng Chinese New Year. Simula ngayong araw. Alam mo, dito sa Quezon City, tatlong araw ang mga magiging aktibidad at programa para sa Chinese New Year, lalo pat gusto. Ilang araw? Tatlong araw? Oo. Simula ngayong araw ay may mga aktibidad na gagawin dito sa bahagi ng Banawe na isa sa pinakamalaki na Chinatown sa buong mundo, Kuyang Melo. Oh. Kung ang pinakamatanda ay nandun sa may Binondo, Quezon City Chinatown naman na matatagpuan dito sa Banawe mm-hmm. ay isa sa mga malaki mm-hmm. o isa sa malaki na Chinatown sa buong mundo, Kuyang Melo. Ayan, tama. At ang
ang binabanggit, eh, sabi mo nga kanina, ano bang gusto mo? Oh. Bumili ng tikoy o bumili ng piyesa ng sasakyan? Yung accessory. Eh, matatagpuan ko yan dito sa Chinatown. Accessory sa kotse. Ganun pa. Palagay ka ng tint para hindi ka makita. Ayan, di ba ngayon ay holiday? Holiday nga ngayon. Holiday bukas, tsaka sa Sabado, mahaba yan, long weekend dyan. So, eh, totoo yan. Ang ibig sabihin dyan sa Banawe, wala mo nang mga transaksyon tungkol sa mga pyesa-pyesa ng mga makina at saka ng mga kotse, ng mga sasakyan. Meron pa rin naman. Meron bukas din. Dito ka, babay-babay, baka matatrapik ka ko yung Melo. Pero kung sa kabilang side ng Quezon Avenue sa may Banawe din, doon may mga pyesa pa rin ng sasakyan na mabibili doon ko yung Melo. May intablado pa, doon naman, di nawawala yung di nagsasaray yung mga pwestuhan doon. Pero dito sa bahagi ng Banawe Street, kanto ng Santa Catalina, sarado na ngayon sa dali ng trapiko dahil sa unti-unti na nga na nagsiset up ng mga tent na kasama sa tinatawag na QC Chinatown Food Art and Craft Fair, Kuya Melo, saan makakabili ng mga good luck charms. Yan. Kailangan mo yan para kaswertihin, Kuya Melo. At mga pagkain na mga kababayan nating Pilipino-Chinese at mga iba pa na pwedeng mabili dito, Kuya Melo. Mga pampaswerte ha, para lumayas ang kamalasan sa mataas na presyo ng mga bilihin ngayong Chinese New Year na. Sana nga, pagpili mo ng good luck sa amin, Kuya Melo, habang lumalapit ka sa mga binibilhan mo, bumababa presyo. Napakaganda ng ganon. Basta, bibigyan mo sila ng angpaw, bababa ang presyo nun. bigyan mo rin ng angpaw. Para na sa ganon, masaya-saya itong ating Chinese New Year, Kuya Melo. Simulang mamayang alas 9 naman ng gabi, sarado na yung bus, marami pang mga kalsada, Kuya Melo, dahil para bigyan daan yung iba pa mga aktibidad. Kabilang dito yung Banawe, kanto ng Santa Rosa Street, yung Makaturing Street, kanto ng Biak na Bato, Santa Rosa Street, kanto ng Biak na Bato, Di Rojas Street, kanto ng Biak na Bato, Del Monte Avenue, kanto ng Biak na Bato, Linaw Street, kanto ng Biak na Bato, Banawe Corner, Santa Catalina Street, Linaw Street, kanto ng Patumtum Street, at Di Rojas Street, Corner Patumtum Street. Pagsapit naman ng tanghali ng linggo, ay bubuksan na ito sa dali ng trapiko pagkatapos ng mga aktibidad. Alam mo, dito, ang daming mga mangyayari, Kuya Melo, dahil meron pa yung tinatawag na Chinatown Heritage Tour. Quezon City Chinatown Heritage Tour. Dito pala sa Quezon City, matatagpuan yung 10 temple, na Chinese temple dito, at napakarami pa na lugar na pwedeng puntahan at maging yung mga kainan. Yan. Mga talagang sabi nga nila, mga nakatagong kainan ng mga Pilipino-Chinese nating kababayan na patitikman at pwedeng puntahan para na sa ganoon. Lalong tumaas pa yung turismo dito sa Quezon City. Ako si Alanggat ng GMA Super Radio DCWB. Dapat ito. Kung Hefa Cho! Super Radio! Melo del Prado sa Super Radio DCWB. Ayan na. Mula sa Lion Dance at Dragon Dance. Cha-cha dance tayo! Good morning! Mga kapuso! Wow! Si Melo del Prado? Panalo! Hala! Mona, Barat, alas 6 si na po ng mga oras po natin sa buong Pilipinas. Ito po, si Presidente. Ito, medyo may pag-amin na ito na talagang, ano ba ito? Talagang may suporta niya ang charter change. Kasi sabi ni Presidente, usaping pangka-ekonomiya lang ang layo ng kanyang administrasyon sa pagsulong ng pag-amienda sa saligang batas. At sabi niya, mahalaga usapin ng pag-amienda sa saligang batas pagdating sa economic provisions at tinukoy niya ang mga sagabal sa konstitusyon sa paglago ng ekonomiya at sa global competitiveness ng Pilipinas. Chachahin mo! Super Radio. BBM! Melo del Prado sa Super Radio DZBB! I will neither hinder this dialogue nor encroach on the prerogatives of Congress and the sovereign will of the Filipino people. Our bicameral Congress and our built-in system of checks and balances are wonders to behold. We must allow our democratic institutions and their mechanisms made possible by our constitutional order to take their natural course.
Super Radyo! Melo del Prado sa Super Radyo DZW. Alas 6:11 mga kapuso, oras po natin sa buong Pilipinas. At sinabi rin ng Pangulo, ay may merong pasaring din siya tungkol doon sa secession sa Mindanao, paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Wala daw yan, hindi magtatagumpay yan, sabi ni Presidente. Yan daw ay pagwasak sa bansa. Sabi niya, ang katumbas ng matatag na Mindanao, ang matatag na Pilipinas naman. Text correct mga kapuso, 0917-594-5941. Ang ating Twitter naman, X. Ngayon po ay Twitter X na ngayon. Ex-Twitter dati. Ex-Twitter. At DCBB. Ang ating TikTok naman ay at DCBB. Ang mga maliit na letra ng ating FB naman ay Super Radio DCBB 594 kHz. At pwede nyo po kaming mapanood. Masubaybay yan mga kapuso. Huwag kayong pahuli sa mga balita at talakayan sa mga malalaking issue. Subscribe na sa YouTube channel ng DCBB. Magtungo sa at DCBB 594 sa YouTube. Mag-subscribe. Yung pong DCBB lowercase letters. Mga kapuso, maliliit na letra. Alas 6:12 na po ng umaga. Oras po natin sa buong Pilipinas. Super Radio! Kung Hefa Choy, cha-cha na! Melo del Prado sa Super Radio DZ. At tayo po'y makikibalita muna kay Director Ednar Dayanghirang, Director ng Office of Civil Defense sa Davao Region. Kaugnay po ng nangyayari po sa ating mga kababayan doon, particular doon sa Maco, Davao de Oro. Director, magandang umaga po. Hello, Director. Good morning, good morning. Opo, ay kumusta po dyan sa ano, yung search and rescue? Ang balita po namin dito, yung pinakahuli po at medyo nagulantang kami, Director, ano ha? 110 ang missing sa ngayon. Opo, tumataas pa rin ba, Director? Hindi, ganito yun. Opo. Yung missing kasi is composed of the workers that were nasa bus, no? Yung bus. Opo, yung natabunan na bus. Oh. O, dalawa. Okay. Yung bus kasi, dapat 7 PM, maalis na yon. Yung mga pasayero, naglagay na ng mga gamit nila, but they were outside the bus. Meron din sa loob. Opo. Yung iba na nigarilyo, yung iba na palakad-lakad, kaya hindi paalis. At naabutan na nga ng hindi ka nice-nice na pangyayari. So yun, no? So meron ng, nagbilang pa kasi, ito meron, nagbilang. Ilan ba talaga yung tao sa kumpanya? Second, kasi I was there, no, yesterday, nakausap ko yung conductor mismo ng bus, no. Second, binilang ilan ang tao doon sa mga bahay. Na natabunan din. Na nandoon. Kasi iba wala naman doon. Doon kanilang pumunta ng ibang lugar, gano'n. So, yung missing is yung hindi pa nakita, missing, di ba? Opo. Kaya, yung ano talaga yung missing, yun talaga. Ibig sabihin, hindi naman nag-increase. Yung accounting lang. Baka hindi naman sabihin na, nadagdagan na naman yung missing. Hindi. Opo. Unaccounted. Baka napunta sa ibang lugar, di pa lang nagpapakita. Pwede ganun, hinahanap pa. Hindi, talagang yung sinabing missing. Missing. Yan yung tinitingnan nila na natabunan. Yan yung sa pool na report noon na nando sa nasa loob ng mga bus na hindi na nakalabas. Direct hindi lang bus po, sabi ko, dalawa pati, po eh. Pati nasa bahay. Bus, pati sa mga bahay. Oo, opo. Yung mga taga doon, mm-hmm. Plus, yung mga sasakay ng bus, hindi taga roon, di ba? Opo. Mm-hmm. May ibang lugar, dadalhin na nga ng bus sa ibang lugar. Mm-hmm. So, yung mga empleyado na sumakay ng bus na hindi taga roon, plus, yung mga taga-roon sa mga bahay-bahay na natabunan. Ayun. Okay. So, hindi kaya nung parabang, siguro may flooding na ulit. Kasi may landslide na ulit kaya natatabunan. Hindi. Talagang ang pagbilang lang ang nagbago. Oo. Pero, kasi i-verify pa ilan talaga. Kasi hindi final nung una eh. Nung unang ilan talaga yung nawawala. Kailangan na pa. Yung kumpanya nga, nakausap ko yung representative kapo ng kumpanya. Opo. So they were still accounting. Ilan talaga yung sasakay doon? Security section, ilan ba tao mo? Ilan ang nandoon? Mm-hmm. Kasi di ba, may division din yung kumpanya, may section. Opo. So nag-accounting sila. Mm-hmm. So, nakita nila ito na pala yung lumilitaw na talagang final. Yan ang lumilitaw na number na nandoon. Hindi yung company
people, plus yung resident of the place. Opo. Director, linawin lang natin ano. Yung bang terminal na sinasabi na mga bus ng kumpanya at saka yung mga kabahayan, nasa isang lugar lang po yun? Tama ba yun? Yes, isang lugar lang. Kaya isang site lang sila. Kasi sentro, tira mo yung address ha? Opo. Zone 1. Barangay, ayun. Ano pa din, Masara. Masara. Diba, pag zone 1, nasa sentro. Opo. Parang purok uno. Mm-mm. Sentro yun. So, center ng barangay. In fact, nandun yung barangay hall. Diba? Siyempre, mayroong mini terminal. Kasi nga, doon pumupunta yung mga empleyado opo. Pag sumakay ng bus. Opo. Hindi outside the compound. Outside the compound. Opo, opo. Pero yung zone 1 na yan, bahagi pa ba yan ng ano ng mining site ng Apex o Apex? Mining? Hindi po. Hindi na. Outside na. Wala, hindi yan sa loob ng kumpanya. Opo, opo. Pero may mga mining din diyan sa kasi kahapon may report galing kay Governor Dorothy Gonzaga na may mga illegal mining din daw diyan sa lugar eh, sa probinsya. Opo. Oh, siyempre, halos lahat naman ang probinsya kapag merong nakikita, magmimina yung mga tao. No? Kaya ngayon, masayaan ka nga, ay doon ko masayaan ang tawag. Di ba, nalakas ang flooding, no? Oo. Cabo de Oro. Oh, may natumba na kilometer 74, may kinukumpuni ngayon kilometer 74, yung close na road, sa Mawab. May clip doon, river, malakas. Taming tao. Ah, bakit? Ha? Bakit? Pagtaka ka, parang, ano to, pesta? Bakit? Ang daming tao. Oo nga. Ano sa River? Oo, oh, kumatabunan pa sila doon. Anong ginagawa nila doon? Hindi sila matabunan si River, malayo. Oo, oh, oo. Oh. Anong pinagawa? Sa River, ha? Sa ilog. Okay, anong ginagawa? Ang daming gold galing sa bukid na wash out. Ah, nagpapaning sila ngayon. Oo, oh, ayan. Gold paning. 8 to 10,000 to 15,000 a day ang kinikita. Wow. So ngayon, hindi ba delikado sila doon? Kundi man direct ng landslide, baka may baha pa dyan, umulan pa dyan, Director? Mababa naman yung receding. So sa kabilang banda, merong trahedya, sa kabilang banda, parang may piyesta. Dahil nagkakagulo sa ginto. Aguna ko, ikita ko, sabi ko niyo, yun mo, Sero. Oh. Ano sa baba yung mga tao, kumikita. So, I mean, kasi gold area talaga yung theory. Ayun pala naman. So, paano yan? Baka magkagulo-gulo mga tao dyan. Ano ginagawa ng mga polis natin dyan? Oo. Magpipinsan, relatives, community, they are all one. Mga polis, nandun naman sa taas eh. Oo. Kaya nga tawag de oro. Gold yun eh. Gold, oro. Oo. Diba? Davao de Oro. Nako. Ay, so talagang gold area yung lugar na yan. Yung pala naman. So, paano yan? Di ganyan talagang magkakaroon ng mga... Kasi naaalog yan eh dahil sa mga illegal mining. So, anong gagawin natin dyan? Di, may at maya may trahedya dyan, Director. Alam mo, first job ko in government, 1987. Opo. No? Yan. Yung kwento na illegal mining, yan na yan. Nandyan na yan, nung araw pa. Yung maliit, umaakyat, oo. May nagbalita sa isang purok, oo. Isang sityo, oo. Isang barangay. O, mayroong gold rush. Ganun, gold rush. Oo. Dami na. Oh, ilalo na diyan, may malaking mina diyan. Ang ibig sabihin diyan, sa palipaligid niyan, may mga ginto-ginto pa rin. 'Yun yung minimina ng mga small scale miner. Director. Hindi lang ganoon. Ay ano? Iba-ibang lugar. Iba-ibang lugar. At talaga yung Davao de Oro. Puro talaga ng mina 'yan. So, buong Davao de Oro may nakikimina yung mga maliliit. Oo. Nakikimina sa malaki? Oo. Hindi. Kasi yung mina, ibang klaseng mining itong sa kumpanya. Nako. Kahit na sa ibang munisipyo, meron na naman sa ibang munisipyo, sa ibang probinsya, kaya ng Davao Oriental, sumikat na rin yan sa mina eh. Yung pumutok na rin dyan yung pan na merong gold rush. Ganyan pala ang sitwasyon natin ngayon dyan. Amerika nung araw, yung unang panahon na gold rush. Oh, di ba? Nakikwento ngayon, naglalagay ngayon sa sine. So ganyan din ang sitwasyon diyan ngayon. Yes. Pala naman, okay, sige. Okay. Davao de Oro ang tawag. Kaya nga Davao de Oro, ginto, okay. Sige po, Director. But of course,
But of course, kinakailangan din natin. So may regulasyon. May regulasyon. Yun yung sinasabi niyo na dapat imbestigahan din naman itong pagdami niya mga yan. Dahil baka... Dapat magawa na paraan... Maging ligtas. Na ma-regulate, maging ligtas sila. Yun, okay. Sige po. Ang gobyerno gumawa na, di ba, meron tayong small-scale mining. Community-based. Meron na nga ganun. May mga policy yan na yung iba, pinapalitan, binabago. The government has been trying to put something, a regulatory policy and structure and implementation sa lahat ng industry, kagaya ng mining. Opo, pero ngayon, parang ano na, free for all ngayon dyan. Nako, Diyos ko po, ano ba yan? Director, huling... Ngayon, pwede madagdagan ko lang. Sige po, go ahead po. Dahil nga nakausap ko yung mga tao dun, o nanon ako kapon, no, buong araw. Opo. Yung lugar pala na yan, sabi ng mga namatayan, tanggap namin, sir, kasalanan namin. Pinalis na kami diyan eh. No build zone na yan eh. Wala na talaga. Pero problema, sir, nagtatrabaho kami, kumikita kami doon sa kumpanya nga, no? Na malapit sa kanila, malapit sa lugar. Kaya nagsibalikan sila diyan. Ayun pala naman. So, isa yung hanap buhay. Para ba ding sa Metro Manila? Malapit lang sa pinagtatrabahuan. Bakit sa ilalim ng tulay? Bakit sa ilalim ng tulay itong nagtitira? Sabihin ng urban poor diyan. Opo. Dito yung hanap buhay ko eh. Bakit nasa estero ka? Kasi nandito yung hanap buhay ko eh. Oo nga po, opo. Kahit hindi sila ligtas doon. Sige po, Director, salamat po. Ilan po ang, ilan na po yung patay pala dyan? 11. Opo. Ilan 11 po? Na patay. 11? Oo. Opo, sige at po. Ikaw po ha, hindi OCD yan ha. Opo. Incident Management Team, IMT. Yung sa kaba, ground. 11, ang patay. Four validation. But 11 na yung nakita mong body. Opo, okay, sige po. Director, salamat po. Magandabaga po sa inyo. Salamat. Thank you po. Edna Daring Hirang, Director, Office of Civil Defense, Region 11. Oras. Alas 6:23 na po ng umaga. Radyo na, TV pa. Melo del Prado sa Super Radio DZWB. Pagbabalitang walang kinihiningan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyo totoo lamang. Super Radio DZBB, hindi pa huli, hindi pa titina. Super Radio DZBB, prime time. Alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng umaga. Melo del Prado sa Super Radio DZBB. Alas 6:30 hanggang alas 7 ng umaga. Joel Reyes Abel at Melo del Prado sa Bago na Bayan! Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Joel Reyes Abel at Melo del Prado sa Super Balita sa Umaga. Nationwide! Alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Rowena Salvacion at Joel Reyes Abel sa Saksi sa Double B. At alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Arnold Clavio at Connie Ciso sa One-on-One. Walang personala. Pagbabalita, walang kinikiningan. Walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan. Serbisyo totoo lamang. Super Radio DZBB Prime Time. Double the challenge at double the fun. Oh my God! Dukulti ko! Bakit ang dami? Kasi nga pinupulot ko lang habang pako ko ng pako. It's K versus K sa Kusina Battle Seafood Farm Edition. Pangalawa na po niya. Kailangan yung mabasin. Okay na, ano ate, first time to. Dan! Ano ba to? Naputol yung chinilas ko. I give up. Faithful ang asawa ko pa. Bernard, I missed you so much. Stop. Lasing ka. Can we pretend na we're still in Boracay? Just for tonight, please. Let's make it big. Love, Die, Repeat. Weeknights, 10:50 p.m. on JTV. Ngayong Biyernes. Kilala na natin si Black Rider. Itumpa na natin yan. Sinabi ng hindi! Papahirapan ko rin siya. Siya at ang mga mahal niya sa buhay. Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. Thank you.
Mga kapuso, maging maingat sa pagbiyahe, lalo na kung may dala kayong sariling sasakyan. Para safe ang pagmamaneho, i-check muna ang inyong sasakyan bago bumiyahe. Para masusi ang pag-check sa inyong sasakyan, gawing gabay ang acronym na Blow Baguettes. B for Brakes, L for Lights, O for Oil, W for Water, B for Battery, A for Air, G for Gas, E for Engine, E for Tires, at S for Self. Ingat sa pagbiyahe at pagmamaneho, mga kapuso! Na po ng umaga. Wow! Si Melo del Prado, panalo! Kala mo naman, walang gobyerno doon sa, yung binabalita ni Director Dayang Hirang doon ng OCD Region 11. Diyos ko naman, kagulo ng mga tao. Sa kabilang banda, meron nagkakagulo, may hinahanap kasi mga nawawala, mga kapuso na natabunan doon sa landslide sa Davao de Oro, sa Maco. Sa kabilang dako, sa bandaro lang, ibaba lang, sa may ilog, nagkakagulo dahil doon sa ginto, gold rush, kung tawagin. Nagpapaning sila, dami daw tao doon ngayon, sabi ni Director Dayang Hirang. Mga kapuso, parang ang walang gobyerno. Alam nyo, sasabihin ko lang sa inyo, may guidelines po ang national government natin through DPWH. Magkaroon ng listahang ng no-build zone at isubmit sa DPWH Central Office December 10, 2018 ito. Oo. At bago po mabigyan ng mga permit at certificate sa pagtatayo ng mga gusali, mga kapuso, doon sa mga liba, potentially high hazard areas, kailangan daw ay isama muna yung mapa ng Project NOAA bilang reference doon sa hazard, katulad ng mga piligro, tulad ng pagbaha, yung landslide, yung mga storm surges na yan. Pero ano na nangyayari ngayon? Pati nga MGB, Mines and Geosciences Bureau, mga kapuso, kailangan din may certification doon sa suitability ng pagtatayo doon sa isang lugar. Ano ba yon? May fault ba doon? Tulad ng Feebox, kasali din sila dyan. May certification, LGU. Ako po, si Governor mismo nagsasabi na naganap ang illegal mining. O di nagpapalambot na yun. Pagkatapos kalbo na po yung mga kagubatan. Ay, ano ba mangyayari dyan? Ay talagang ano yan It's sabi nga yan po ay isang kalamidad na naghihintay lang ng tamang panahon, angkop na panahon at kunting salya lang, sabi ng NOAA. Super Mario Sepo. For the past weeks, we experienced shear line, we experienced trough of LPA. So the saturation of the soil is really grabe na yung tubig. So yun yung magiging rason na talagang pwede siyang mag-loosen yung mga lupa. Nagkaroon ng malakas na pag-ulan, no? In fact, the threshold that we set for the forecast was a minimum of a 75-year rain return. Ibig sabihin nun, yung ganong klaseng ulan ay nauulit lamang every 75 years, no? So matagal ang panahon bago nauulit yung ganong klaseng buhos ng ulan. At nangyari nga yun. Super Radio Melo del Prado sa Super Radio DZBB. Si Joseph Randy Loy, pinuno ng PDR Raymond ng Davao de Oro, at si Professor Mahar Lagmay, Executive Director Project NOAA. Kunting salya lang, pag ganyan ang sitwasyon, kapabayaan din ng tao yan Di ba? Mga abuso sa kalikasan Salamat po mga kapuso, susunod na po. Bago na bayan, ako po naman ang inyong lingkod. Wow! Si Melo del Prado,
Panalo! Alas 6:31 na po ng umaga. Radyo na, TV pa, Melo pa! Mel Del Prado sa Super Radio DZWB. Nalindigan tayo sa ating samahang walang iwanan. Maraming salamat for making GMA Radio number 1. ECWB 594 and Barangay LS 97.1 number 1 in Mega Manila for 2023. Ang Barangay FM number 1 sa Baguio, number 1 din sa Dagupa. Ang Super Radio at Barangay FM number 1 din sa Iloilo. Number 1 pa rin mapagkakatiwalaan para sa inyo mga kapuso. Ngayong Biyernes. Kilala na natin si Black Rider. Itumpa na natin yan! Sinabi ng hindi! Papahirapan ko rin siya. Siya at ang mga mahal niya sa buhay. Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. Lahat ng government resources natin ay compromised. They have no backup but themselves. May sniper! Hanapin mo! May bisita ako! Huli ka. Sniper Rogue Mission, Friday 8 p.m. on G-Flix, on GTV. Faithful ang asawa ko pa. Bernard, I missed you so much. Stop. Lasing ka. Can we pretend na we're still in Boracay? Just for tonight, please. Let's make it big. Love, Die, Repeat. Weeknights, 10:50 p.m. on GTV. Let us wholly celebrate Kanduni sa Kapuso Fiesta 11th Tinagyaw sa Tablas Festival. Kanduni Sports Center, Kanduni Negros Occidental. February 11, 8 p.m. Featuring Pocwang, El Villanueva, Derek Monasterio, and TJ Marquez. Kita kits! Oras, mga kapuso, oras. Alas 6:34 na. Ito na. Bawa na. Mga opinyon sa isyu ng bayan, ilalatag, hihimayin, bubusisiin ng tambalang Melo Del Prado at Joel Reyes Zobel sa Bago na Bayan! Huwag bibitiw, huwag kukunap, huwag pahuhuli. Bago na Bayan! Bago na Bayan! Kung hey, Fat Choy! Kung hey, kung hey! Kung hey, Fat Choy! Tikoy, tikoy! Year of the Wood Dragon, pare Melo. Ano kaya ang... Naghihintay. Naghihintay, nakapaalaran sa mga... Ano ka ba? Year of... Year of the Rooster. The Rooster. Ako, Year of the Monkey. Maayos. Basta, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. At no? Magsipag po tayo sipag, at manalig sa Panginoon. Naman. Gawin lang natin yung tama. You know. Tayong lilihis ng landas. At manalangin tayo, gabayan tayo sa tamang landas, mga kapuso. Pebrero 9 ngayon, parang Melo. Pagsalubong po sa... ngayon, bisperas po ng ano. Bisperas. Pero mayong palang ano yan eh. Maingay na yan. Chinese New Year. Mayang gabi. Oo. Maingay na rin, parang Melo, ang pagtaas ng singil sa Meralco. Grabe naman itong Meralco na ito. Pasalubong naman sa Chinese New Year ito. Parang sila lang ang sinuswerte ah. Parang... Pwede. Sila lang sinuswerte ah. Oo. Magandang salubong nila sa Chinese New Year. Tataas po ngayong buwan ng mga puso ang singil po sa kuryente. Magkano? Ng Meralco, 57 centavos, pare Melo, per kilowatt hour, no? Ang dagdag singil, nakatumbas po ng 115 pesos. Mm-hmm. Ilang ano yan? Ilang kilo ng bigas? Dalawa.
Nadagdag sa bayarin na mga kumukonsumo po ng 200 kilowatt hour kada buwan. Yeah. Mas malaking dagdag ang babayaran ng mga mataas ang konsumo po ninyo. May mga refrigerator, yan, may ubod ng lalaki, at saka aircon. Aircon na ubod ng lalakas. Meron mga heater. Ayos kayo. Ayos yan. Ayon sa Meralco, bunsod po ito ng pagtaas ng generation charge, yung biliho nila ng kuryente, mula doon sa mga IPPs natin, yung mga independent power producers. Indecent power producers. And then the independent. At power supply agreements. Independent? Oo. Pare, maswerte pa tayo rito dahil sa Palawan, ha? Kita mo naman kung magkano singil ng kuryente ron. Palawan yun. Ikaw ba naman ang dayuhin at itanghal bilang isa sa pinakamagandang puntahan ng mga turista sa buong daigdig po yan, ha? Yan. Di po naman sa Pilipinas lang yan. So meron siyang pinaka doon. Pinakamataas din man ang Malis. Oo, kaya sa kuryente. Yung mga pupunta ron ng mga turista, sama nyo na sa kwentada yon sa room rate, yung charge sa kuryente. Oo, mataas ang singil po sa kwarto po dyan. Ho, mas dahil mahal nga pa, kuryente, mahal eh. Mas mahal pa nga daw ditong mamasyal sa Pilipinas kaysa magpunta ka doon sa mga hotel o ibang resort doon sa ibang bansa. Eh. Pwede. Dahil nga mataas ang singil sa kuryente natin dito. Paano natin tatangkilikin yung ibang lugar natin dito? Mahal. Oh, kuryente pa lang, mahal na. Parang ano, di ba, huwag kang maging turista sa sarili mong bayan pero mataas ang singil sa kuryente. Mag-Hong Kong muna tayo. Dito nga muna kayo. Taiwan, yan, oo. Basta mas mura pa yata pumunta doon kaysa dito. Dito nga muna kayo at kami dadayo lang ng Chinese New Year sa Hong Kong ngayon. Ay, naku, presyo ng bigas. Ayan. Dapat na manatiling matatag hanggang Hunyo dahil sapat po ang supply. Mm-hmm. Yan ang tinitiyak po ng Department of Agriculture. Sapat naman eh. Oo naman. O, paano hindi sasapat eh? Maraming imported. Paani na tayo, di ba? Sinasabi, aani daw tayo. Abot-abot na nga eh. Sabi ni Secretary Francisco Chu Laurel, bukod po sa anihan sa Marso at Abril, may inangkat pang bigas nitong Disyembre at Enero hanggang 750,000 metric tons pa rin. Dami. Dami niyan. Meron pa nga, meron tayong ano ha, actually meron pa tayong ang tawag dito kontrata sa pagsusupply ng Vietnam. Taon-taon naman yan, meron tayo yata mga 2 million metric tons diyan eh. Ayun nga, ganun pa man, aminado po hindi, posibleng manatiling mataas po ang presyo ng bigas hanggang Setyembre dahil depende pa rin sa ano sa timplada ng ano ng presyuan sa pandigdig ng merkado. Yun ang matindi ron. Lahat epekto ng El Nino, hindi lang sa atin lahat ng epekto. Lahat ng mga bansa, lahat ng mga bansa yan ang iniisip. El Nino kailangan mag-imbak kailangan maging langgam kami, Mag-imbak kami na mag-imbak. Iyon oh. 'Di ba? At pagkakailangan, meron tayong kakainin. Tama. Yan. Bago na! Bala! Yung ito ha, ang tindi nito, extreme pare. Yan, El Niño. May sinisira ang ulan. Ah. May sinisira ang tagtuyot, di ba? Yun, sabi sa ko. Sa ating mga pananim. Parang ano, para yatang ano ba tayo, parang pinagsakloban na tayo ng langit at lupa. Di ba? May problema ho tayo sa ulan dyan sobrang po sa Mindanao. Ulan. At meron din tayong problema ng tagtuyot dito po sa Luzon at sa Visayas. Anong ibig sabihin niyan? Climate change. Yung ating pag-abuso po sa ating kalikasan. Extreme weather condition. Tayo po ay binabalikan na. Ha? Ayan. Yung naitala po na Department of Agriculture sa mga lalawigan po ng Iloilo, Negros Occidental, Antique, Western Visayas, lalawigan na Zamboanga del Norte. Hmm. Sa Mindanao, yung tagtuyot, mga kapuso, mga taniman po doon ay talaga namang tuyot na. Hmm. Bahigit sa 93% ang mga apektadong sakahan, ayan, palay pa rin. Palay. Ako, naloko na. Pati mais, ha? Pag mais. Pati mais, ano? Ang palay kasi, ano, sa karaniwan yan, sa atin yan, di ba? Sa tao yan. Pagka mga Bisaya, may kumakain din ng mais. Diba? Mais. At saka yung mga patuka sa manok, gagaling sa kung baga, ano yan eh, fallback, mahalang bigas, bili tayong mais. Kung mais, pati mais ay magmamahal, ano ba kakainin natin? Abay, maganda kamuting naman yan. Kamuting kahoy. Oh, kamuting kahoy, di ba? Oh, kaya saging na saba. Yan. Yung mais kasi maganda sa katawan daw 'yan eh. Oh, bakit? Ano ba? Gusto mong maging malakas at maging boksingerong parang si Idol Manny Pacquiao. Ah, ganoon ba? Mais ang nung araw sinasabi niya, okay. Kaya yung mais. Ayun, sa kabuuan mahigit sa 151 milyong piso po ang halaga ng nalugi.
Katumbas po ng 6,000 metric tons po ng nawalang produksyon po ng palayan. Tama yan. Alos 4,000 magsasaka po ang apektado, mga kapuso. Dami, no? Eh baka pwedeng matulungan sila ng rice tarification law. Oh, yun. Pwedeng kunin ng pondo automatic nila, no? Naman yun, yung 10 billion dun para sa RCEP. Ayun. Rice Competitive Enhancement Fund. Pero may sobra pa May 20 billion pa kasi 30 billion daw yung... Saan daw gagamitin naman yun? Yun naman daw pwedeng i-divide-divide yun. Divide-divide yun. Hati-hatiin. Gani-ganino. Humihirit nga yung mga yung mga farmer na mga high-value crops. Yung mga gulay. Uh-huh. Yung mga... Baka sila pwede ding mabahagihan ito. Hindi daw naman. Sabi ni Mr. Danny Fausto, baka naman. Dahil... Bikini-min. Baka naman na... huwag lang naman puro mga bigas ang pinag-uusapan. Dahil importante rin naman sa nutrisyon, yung iba pang pagkain. Sinasabi ba sa batas yun na pwede rin yung ibang magsasaka? Ang sinasabi... yung 10 billion automatic yun para sa rice. Rice, okay. Ayun ang problema. Yung mechanism, yung magkaroon ng technicalidad doon. Yung excess naman noon, pwedeng pag-usapan na yun. Pang-ayuda ba yan? So divide-divide na yan. Pwedeng divide-divide. Borrow one pa. May borrow one pa. Pwedeng utangin ano. Dagdag pa sa ito pare, ang problema no, taas ang presyo ng petrolyo, taas ang presyo ng pagkain. Pati pasahe pare, sumasabay na rin. Pati kuryente, di ba kanina? Jesus, Mario Joseph. MRT ba? MRT 3. Posibleng sa Abril o kaya sa Mayo, maipatupad po ng Department of Transportation yung pagtaas po sa pasahe, no? Ayon po sa MRT 3, posibleng ipatupad. Ito ay sa Abril o kaya sa Mayo. Sa petisyong inihain po noong December, 2 piso, 29 sentimos, halos 2.30. Ang hiling na dagdag sa boarding fare, habang 21 centavos po sa bawat kilometro. Patuloy itong pinag-aaralan ng Department of Transportation. Malay mo naman, baka naman sabihin ni Presidente, oy, teka, DOTR, i-intunyo muna yan baka, at hindi napapanahon yan. So baka humirit yung mga manggagawa natin ng taas sa sweldo. Magkakaroon ng inflationary effect yan. Inflation, di ba? Kala ko ba itong MRT na ito ano? May ibang pakulo. Ba't ito binabalita nyo ngayon? May pakulo yan, yung love train. Ibig sabihin? Love train daw sila. Pwedeng magbibigay sila ng mga bulaklak sa mga... Parang ganon. Okay. Pautot. Pakulo. Pakulo nila yan sa Valentine's Day. Malapit na pare. Malapit na. Next week na yan. Naman. At saka Ash Wednesday. Ash Wednesday, sabay sila. No? Yan. Ito pare. Nako, yung mga nagpapapayat po dyan. Yung Ozempic pare. Ozempic. Ito uso ngayon eh. Ozempic. Sa Amerika ganito rin. Dahil nagkakaroon ng kakulangan sa supply. Dahil hindi lang yung mga may diabetes ang gumagamit ito. Inaagawan sila pare. Nung mga gustong magpapayat. Ay nako. Ozempic, ito po yung gamot sa diabetes. Ginagamit naman ng ilang bilang pampapayat. Dito rin po, usong-uso po yan. Ozempic. Bentahan pare, online na. Online, hindi yan ano. Ito ay supposed to be ano to, regulated to. Regulated, dapat merong kang reseta. At dapat lang sa may diabetes to. Yes. Pero ginagamit ito ng mga gustong magpapayat. Magpapayat pare, no? Ang Ozempic po, aprobado po ng FDA yan. Para po doon sa merong type 2 diabetes. So, pero ayon sa ilang gumagamit po nito, nagkakaubusan nga ng nasabing gamot. Yung dapat gumamit na may mga diabetes, hindi makagamit dahil walang mabili. Inimbisiga na po ng FDA ang bentahan nito online nang walang reseta. Matindi rito pare, baka sa sobrang tindi ng demand, baka lumikha sila ng peking gamot ng Ozempic. Isang pa yun. Alam mo epekto niyan pare. Ano yun? Hindi na Ozempic yun. Ozempic na yun. Ozempic. Hindi na po Ozempic. Ozempic na po mga kapuso. Delikado yun. Delikado yun pare. Kasi ang epekto ng Ozempic mga kapuso. Sabi mo na mga doktor ha. Didiktahan niya utak mo na huwag kang kumain. Yun eh. Huwag kang kumain. Yun ang epekto niyan. Pag Ozempic, ano naman magiging? Pag Ozempic, didiktahan niya utak mo, lumamong ka pa na. Kita mo na. Wala din. Para bumili ka na. Wala din. Ozempic mga kapuso. So, paalala po ng ahensya sa publiko, maging maingat tayo sa ginagamit na health products at isumbong ang mga prescription drugs na yan na illegal na binibenta online. Ang gawin nyo na lang, mag-exercise po kayo at huwag kayong kumain ng napakarami. Yan, no. Yan ang pinakamainam para hindi ho kayo tumaba. Nakatulong pa kayo sa supply ng ating kanin o bigas. Huwag kayong kumain. Kayong kumain. Yan lang ang pinakamainam. Di kayo tataba, maniwala ka. Mag-exercise kayo habang kayo'y kumakain.
Pare, puputok naman ang puputok naman ang ano mo noon. Puputok yung appendicitis. Appendicitis mo noon. Ayun, huwag niyo tangkilikin po ito. Huwag niyo tangkilikin to. Ayun, no. Ozempic nga ito eh. Ozempic, baka kumalat. Magalik yung Ozempic dyan. Yari tayo dyan. Nako, speaking of fake. Bago na! Bayan! Hindi ko alam kung fake yung alok ah, pare ah. Pero, nako. Yung alok na tulong. Sus Mario Joseph eh. Ang China po, nag-aalok po ng tulong sa investigasyon. Mamaya, pag-uusapan natin na mas malawig po. Bakit naman na ito na nga ang pinaghihinalaan nyo tapos mag-aalok-aalok tapos tatanggapan nyo ng ulo ng alok? Yun ang gusto nating malaman. Ano bang kinakailangan gawin dito ng DICT? Kasi they are in a bind. Kumbaga, medyo nag-aalangan sila. Nag-aalok eh, pare, ng tulong eh, no? Kasi may mga cyber attack sa website po ng ilang ayan siya sa Pilipinas. Pang-30 po. Sa mahigit 100 bansa na may pinakamaraming account na na-hack noong 2023. Ay naman pala eh. Ayon kay DICT Secretary Ivan John Uy, humingi po ang China ng detalye. Ano ba ang nangyari? Para mahanap umano nila. Mm-hmm. Umano nila kung saan at sino ang gumawa ng tangkang pag-atake na yan. Mm. Ayon kay Secretary Uy, bukas po sila sa ganitong pakipagtulungan lalo't laganap na anya ang mga cyber crimes kahit saan parte ho ng mundo. Pang-30 po pala. Oo. Ay sabihin eh, nangungunat, isa sa tayo sa nangunguna sa mahigit 100 bansa. Naman. Na may pinakamaraming cyber attack, mga kapuso. Account na na-hack. Yun. Fertile ground para sa cyber attack. Bakit kaya? Wala daw kinalaman ano to sa issue pare ng West Philippine Sea. Bakit kaya tayo ay inaatake ng ganoon? Eh syempre tayo pinupunti rin ng China dahil meron silang gustong maangkin sa atin. Mm. At mahigit 2 milyong trabaho po naghihintay para sa cyber security experts po sa bansa. Ayun. Mga kapuso. Ayan magandang balita natin. Magkano sweldo? 200,000 pesos lang naman pare. Starting yan, starting. Starting pa lang starting, yan. Starting, buwanang sweldo po ng mga cyber security professionals. Laki pala ng sweldo nyo. Kasi sinasabi ho ng DICT, kung may magpapaaral kayo ng anak, syempre pare, baka ito'y maaaring i-considera na ng ating mga magulang para alin? Sa kurso ng kanilang mga anak. Yung ano? IT. Yung IT. Oo. Kasi nandun na pare papunta. Ay, gigiyahan nyo lang po. Ang ating mundo. Baka maging hacker naman. Bago na! Ayong, may ganyan eh. Hindi malayo pare. Yung love scam. Ay, love scam. Yung love virus ba yun pare? Love virus. I love you virus. Hindi, love virus ang tawag nila doon. Sinasabi na Pilipino raw ang gumawa nun. Oo nga, totoo. Nahuli pa nga yun. Nahuli. At ngayon yung Pilipinong yun, alam ko pinakikinabangan na naman. Magaling. Mga magagaling na. Basta gagabayan nyo po na yung kanilang kagalingan. Maraming matatalino eh. Kaya lang eh, ginagamit sa dispalinghado yung kanilang mga galing sa katalino. Kaya i-guide ng mga magulang. Dapat ayusin. Ano, pag-aalok po ng online IT courses ang DICT ICT Academy. Meron palang ganito, may eskwelahan ng DICT. No? Para sa mga kawaniin ng gobyerno. DICT ICT, ICT Academy. Academy no? Na kalaunay bubuksan para din po magaling, sa publiko. Ha? So ito'y yung mga IT professionals na nasa gobyerno. No, sila po naghahasa. Sila muna. At maaring in the future, buksan po ito para ho sa public. Sa publiko, mga kapuso. Bayan! Yun o, mga kapuso. Online na talaga ang ano. Yung isang araw, ano ngayon sabi mo? Yung deepfake. Deepfake. Yung mga, ano tawag doon? Yung mga ginagaya, pati boses, yung buka ng bibig, itsura, mga kapuso. Para palabasin na yung taong yun, siya yun. Ito naman. Hindi naman pala siya yun. Ito naman ay mas marami ngayon, nadali tayo. Pang-30 po tayo, no? Ingat mga kapuso. Marami hong fake ngayon. Baka lumabas din yung sinasabi ni paring Melo na Ozempic. Ozempic? Ozempic. Ang oras natin. Pag-usapan natin mamaya yung alok ng China na tulong, ha? Ano ba yung tulong na yun? Fake o hindi? Genuine ba yan? Yan ang naman, ating pag-usapan. Mananiniwala kayo doon sa red flag, di ba? Pag may red flag na, huwag na. Huwag na yan. Okay. Dami naman pwede tumulong. Tignan natin, mga kapuso. Pag-usapan natin yan. Pero sumo kami tumulong sa inyo. Wala ka namang alam sa IT. May ano ka ba? It lang. Ang oras natin, 10 minuto bago sumapit. Ang alas 7, radyo na. TV pa! Kortisiya na! Disiplina pa! Bago na! Bayan!
Super Radio Stations Nationwide. Sinisigurado ang mabilis na paghatid ng headlines, breaking news, at mga special coverage sa ating mga kababayan. Ito ang GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Wishing everyone a happy, successful, and prosperous Year of the Wood Dragon. May we all have a great 2024 ahead. Happy Chinese New Year from GTV. Keeping it good. Faithful ang asawa ko pa. Bernard, I missed you so much. Stop. Lasing ka. Can we pretend na we're still in Boracay? Just for tonight, please. Let's make it right. Love, Die, Repeat. Weeknights, 10:50 p.m. on GTV. Ngayong Biyernes. Kilala na natin si Black Rider. Itumpa na natin yan. Sinabi ng hindi. Papahirapan ko rin siya. Siya at ang mga mahal niya sa buhay. Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. Magandang gabi sa inyong lahat. This is your captor speaking. When their train is taken over by terrorists, he'll keep them off track. Under Siege 2, Saturday, 6:15 p.m. on GFlix, on GTV. Secretary Uy, to accept or not to accept. Ano ba, parang kung si ano ah. Si Shakespeare, di ba? Tinatanong pa ba yan? Ewan ko ha, marami nagsasabi, siguro wala naman masamang tumanggap ng tulong. Total, hindi naman tayong mingi. No? Kaya lang siyempre. Masama yun. Di ako sa ngayon doon. Bakit? Budol yan, budol. Budol. If it is too good to be true, it's not true. It is not true. Ay, naku, Diyos ko, haba na nalistahan ang atraso niyan. Oo nga, actually, sa totoo lang. Pero siguro dapat tanggapin natin ito na merong lubos na pag-iingat. Dahil talaga namang hindi mo mapagkakatiwalaan itong lahing ito, pare. Ako, hindi na. I would not venture, sabi nga. Wag na. Wag na nating. Ang sasabihin ko, outright. No.
Di pwede. Oo. Kaya yun naman. Naman naglulukuhan tayo niyan. Sabihin ng China, magaling kami sa technology. Ay, sa inyo na yun. Sa inyo na yung technology nyo. Saksak nyo sa baga nyo. De, sila na nga ang pinagdududahan. Oo, pinagdududahan. Eh. No? Tapos sila pa ang tatanggapan natin ng tulong. Siyempre, dinadaan pa natin sa diplomasya na hindi naman na niya dahil yun namang Chinese telecom company naman. Ay, lahat naman yan eh. State-owned. State-owned. Ano pa ba naman? Oo. Sila nagpapatakbo, Estado. Yung Communist Party. Ano ba yung National Transmission NGCP ba yun? NGCP. Na meron ding sabi ang China, 40% daw. Pinagdududahan nga natin eh. Yun nga. Ito pa. Nako, mga kapuso. Unicom, China Unicom. Siguro pare, ang pinakamainam na gawin dito, paano natin ito tatanggihan? Nang may diplomasya. May konting. wala nang bastusan pare, no? Baka mabastos naman sa atin itong mga, sa bagay, bastos naman talaga sila eh. Ano ba tawag doon? Salamat na lang po. Wag na lang. Patatawarin po. Thanks, but no thanks. Ganun diba? Na lang po. Yun ang parating sasabihin natin dyan. Ano, kasi talagang mahirap pong pagkatiwalaan. Ito pong lahing kasi, ito. Sabi ko nga, diba? Yung mga ganyan kasi, kung nagbabasa ka naman ng behavior ng tao, kita mo naman kung ano na ang inasal niyan laban sa atin. Mm. At biglang bumait. Abay. Medyo magduda ka na to. Ganon. Biglang bumait. Ang pinakamainam na gawin siguro, habang tinatanggihan po natin ang tulong po nitong China, dapat palakasin po natin yung ating cyber security. Tama, dami yun nating, ang dami gawin. Pala nating atake. Oo. Ilan? Pagtatlong po tayo sa... Pagtatlong po tayo sa mga inaatake. Bakit tayo inaatake? Ang tanong ko ay, bakit nagkaganon tayo? Kaata-atake daw tayo. Kaata-atake. Hindi, tsaka ang gagaling naman natin, sa totoo lang, ng mga IT experts natin dito. Baka nga, pwede pa natin. Hindi, siguro, pwede tayo humingi ng tulong naman sa Japan. Dahil alam mo, ang Japan, ang technology... Sa ibang bansa na lang tayo... Advancement nila pare. Sa ibang bansa na lang tayo... Matindi, no ha? Humingi ng tulong. Huwag na dito, wag sa China. Huwag na sa China. Ay nako, ay pag sa China ka humiling ng tulong o tumanggap ng tulong, ay nako. Sak-sakin kayo sa likod eh. Pa-China! Bago na! Bayan! So thanks, but no thanks. Opo, salamat na lang po, pero hindi ho kami tatanggap ng tulong sa iyo. Opo. Muwi na kayo. Oras natin, 6:58. Standby mga kapuso. Super balita sa umaga. Nationwide. Worldwide. Netwide. Radyo na. TV pa. Kortisiya na. Disiplina pa. Bago na! Bayan! Tapat sa balita, yan ang aming anata. EZBB Super Radio 594. Laging naka-alerto, servisyo, totoo. EZBB Kapuso nyo sa radio. Walang pinigilingan, walang pinoprotektahan. Servisyo, totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag maaasahan. EZBB Super Radio 594. Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. EZBB servisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. EZBB Super Radio.
Spotify Super Balita sa Umaga Nation. Watch, tabay! Dito sa GMA, naniniwala kami na ang nagbabalita dapat walang kinikilingan, walang mga interes na pinoprotektahan, walang pinapangalagaan, kundi kapakanan ng sambayanan at katotohanan. Balitang walang bahid, walang labis, walang kulay. Serbisyong totoo lang. Isang minuto makalipas ang alas 7. Sa inyo ng Super Radyo DZBB at lahat ng Super Radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao live ngayong umaga. Ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Nag-uulat live mula sa Super Radyo DZBB. Narito sina Joel Reyesabel at Melo Del Prado. Biyernes po ngayon, kung hey Fat Choy, ikasyam ng Pebrero taong 2024. Bisperas ng Chinese New Year, singil sa kuryente ng Meralco ngayong Pebrero, tataas. Dagdag pasahe sa MRT3, posibleng sa Abril o Mayo pa maipatupad ayon sa pamunuan ng MRT3. Bilang ng mga namatay sa pag-uupo ng lupa sa Maco, Davao de Oro, umakyat pa sa 11 hanggang 110 naman o habang 110 naman ang nawawala. 2 milyong trabaho sa cybersecurity naghihintay sa mga Pilipino. Kalamak na bentahan online ng gamot laban po sa diabetes na ginagamit sa pagpapapayat. Iniimbestigahan ng Food and Drug Administration. Pangulong Bongbong Marcos nagpahayag na ng pagtutol sa itinutulak na paghiwalay ng Mindanao sa Republika ng Pilipinas. China handa umanong tumulong sa investigasyon sa pag-atake sa website ng OWA at iba pang ahensya ng gobyerno ayon sa Department of Information and Communications Technology. Super Radio, DZBB, iba pang programa at personalidad ng GMA Network Incorporated nagwagi sa 2024 Platinum Stallion Awards. Super Balita sa Umaga, Nationwide! Mga kapuso, huwag pong papahuli sa malalaking balita at talakayan sa malalaking issue. Subscribe na po kayo sa YouTube channel ng DZBB. Magtungo po sa at DCBB 594. Malilit na letra po yan at DCBB 594 sa YouTube at mag-subscribe, mga kapuso. Bantay Panahon! Sa ating ulat panahon, asahan po ang maulat mapapawirin na may mahinang pagulan sa Batanes at Cagayan dahil po sa epekto naman ng hangi amihan. Bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong makapagulan ang asahan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at nalalaming bahagi ng Cagayan. Ang Metro Manila at nalalaming bahagi ng bansa makakaranas naman ng mga bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong makapagulan, pagkulog, pagkidlat dahil po sa easterly sa localized thunderstorm. Bantay Panahon! Ito ang Super Balita sa Umaga, Nationwide! Darami pa ang probinsya na maapektuhan ng El Nino. Yan po ang sinabi po ng PAGASA. Pagdating natin ng February, yung forecast ng PAGASA is around 24 provinces might experience drought and 17 provinces might experience dry spell. Tinig po ni Ana Solis, head ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA. Paliwanag po ni Solis, bumebuelo pa lang ang El Nino dahil posibleng halos lahat ng 84 na probinsya sa bansa ay makararanas ng dry spell pagdating ng Abril. April, May, makita natin mga around between 40 to 41 provinces and then may mga dry spell areas din. So kung pagsasamahin natin yung mga areas na under dry spell and drought condition, mga around 80 provinces yon. Kumbaga, nagpapatikim pa lang. Tinig po, Magang maging nationwide pa. Ayun naman. Bumibuelo pa lang daw eh. Tinig po ni Ana Solis, head ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA. Isa rin umano sa binabantayan ng PAGASA ang antas ng tubig sa mga dam dito po sa ating bansa na unti-unti na rin pong bumababa.
Kung hindi umano dumating ang ulan sa mga buwan ng inaasahan ay hindi malayo ang pagrarasyon po ng tubig. Hopefully, dumating yung ating tag-ulan. But then, makikita pa rin natin dahil dun sa lag effect ng El Nino, although nasa decaying states din niya, there are models na nagsasabi pa rin that there's still possibility na posibleng mababa pa rin yung maging ulan natin sa mga ibang lugar pagdating ng May at June. Tinig po ni Ana Solis, head ng Climate Monitoring Prediction Section ng PAGASA. Tiniyak ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. ang sapat na supply ng bigas hanggang sa Hunyo o kalagitnaan ng taon. Busod dito ng mga inangkat na bigas sa Vietnam, pangakong karagdagang supply mula sa India at Alihan sa Marso at Abril. Aminado ang kalihim na maaring manatili ang mataas na presyo hanggang sa Setyembre dahil sa epekto ng El Nino, tumataas na demand na siya ring nagpapanatili ng mahal na presyo ng bigas sa world market. Ipinagutos din ni Secretary Laurel na bantayan ang mga posibleng nagtatago ng supply ng bigas. Nababahala ang kalihim na baka gamiting dahilan ang El Nino ng ilang negosyante para magtago ng supply at mapilitan ang merkado na lalong magtaas ng presyo. Samantala, pinsala sa agrikultura dulot ng El Nino umaabot na sa 151 million pesos ayon sa Department of Agriculture. Alang Gatos, Alang G. Superradio. Aabot na sa 151.3 million pesos ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura dahil sa epekto pa rin ng El Nino. Partikular na naitala ito sa Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Sa talaan ng Department of Agriculture, nasa 3,291 na hektarya ang apektado na ng dry spell, kung saan nasa 6,618 metric tons na produksyon ng palay at mais ang hindi na mapapakinabangan. Karamihan ng mga nasirang tanim na palay at mais ay pawang nasa tinatawag na productive stage na. Nasa 3,923 naman na magsasaka ang nawalan ng kabuhayan dahil sa El Nino. Tuloy-tuloy naman umano ang pagsisikap ng Department of Agriculture upang matulungan ang mga naapektuhan na mga magsasaka. Ako si Alang Gatos ng GMA Superradio DCBB. Ilang solar-powered irrigation projects sa lalawigan po ng Iloilo hindi na ho napapakinabangan dahil mahina po ang daloy po ng tubig. Mula ho sa GMA Integrated News, mag-uulat po si John Sala ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. John, pasok! Superradio! Joel Melo, taong 2022 na itinayo ng National Irrigation Administration 6 ang solar-powered irrigation project sa Barangay Kabugaw Norte, Santa Barbara, Iloilo. Ngunit magdadalawang taon na hindi napapakinabangan ng Natura Project na mamagsasaka dahil sa mahinang daloy ng tubig. Maliban sa Kabugaw Norte, may mga parehong proyekto rin sa mga barangay ng lupa at barangay Agutayan sa Naturang Bayan. Ang tatlong mga proyekto ang pinangangasiwaan ng pagsangaan, Lanit, Kabugaw Norte, Tigum, Anilaw o Palakatian Irrigators Association. Ayon sa asosasyon, Ipinarating na nila sa National Irrigation Administration na hindi sapat ang nakukuhang tubig sa solar-powered irrigation project. Aabot sana sa 20 hectares ng palayan ang makakabenepisyo dito, kaya ang mga kasapi ng asosasyon maghahanap na lang daw ng bagong source ng tubig. At kapag nakahanap na, ililipat nila ang solar-powered irrigation system at sila na lang daw ang bahala sa gastos. Ayon naman sa dating punong barangay ng Agutayan na si Avino Palermo Jr., sa kanya pang termino, itinayo ang proyekto, ngunit hindi ito dumaan sa barangay. Palpak daw ito dahil hindi talaga napapakinabangan. Ayon naman sa NIA 6, ang natapos ng mga proyekto, ang na-turnover na nila sa mga Irrigators Association at ang asosasyon na rin daw ang bahala sa operasyon at maintenance nito at magbibigay na lang ng assistance sa NIA 6. Joel Melo, ngayong mayroon ng 67 units ng solar-powered irrigation project na naitayo ang NIA 6 sa Western Visayas at umabot na ito sa 335 million 800 pesos ang halaga na ginastos dito. Ako si John Sala ng GMA Regional TV 1 Western Visayas at GMA Integrated News. Nag-uulat sa Superradio DZWB. Dapat totoo. Salamat John Sala, GMA Regional TV 1 Western Visayas. Superradio! Samantala, National Grid Corporation of the Philippines posibleng magpatupad ng manual load dropping sa Panay Island dahil sa mababang power generation ng Palm Concepcion Power Corporation. Mula sa GMA Integrated News, mag-uulat si Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Kim! Superradio!
Melo Joel, ipinaalam ng PAM Concepcion Power Corporation sa National Grid Corporation of the Philippines ang pagbawas sa power generation ng kanilang planta mula sa 124 megawatts na sa 65 megawatts na lang ito. Muling nagbabala ang NGCP na posibleng magpapatupad ito ng manual load dropping upang mapreserba ang integridad ng Paray subgrid ayon na rin sa Philippine Grid Code. Ayon sa NGCP, tapat pa naman ang supply ng kuryente, ngunit sila ay naghahanda dahil patuloy pang nagsasagawa ng scheduled maintenance shutdown ang isa pang planta sa Panay, ang PEDC Unit 1. Magtatapos pa ito sa February 17. Matatandaan na Enero 2 ngayong taon nang nagsimula ang apat na araw na power outage na nag-apekto sa maraming konsumidor sa mga isla ng Panay, Guimaras at ilang porsyon ng Negros Occidental dahil sa shutdown ng ilang power plants sa Panay. Kabilang sa mga binabayaran ng distribution utilities sa NGCP ang ancillary services sa bahagi rin ng billing sa mga customer. Ayon sa NGCP, ginagamit ito upang temporaryong ma-stabilize ang kuryente sa pagkakataong mag-shutdown ang mga power plant. Melo Joel, paalala naman ng NGCP sa mga konsumidor na magtipid sa paggamit ng kuryente. Ako si Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas at GMA Integrated News. Nagulat sa Super Radyo DZWB. Dapat totoo. Salamat Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Super Radyo! Asahan na po ang dagdag singil sa kuryente ngayong Pebrero. Sa biso po ng Meralco, 57 centavos per kilowatt hour ang ipapatupad po nilang dagdag singil. Katumbas po ito ng 115 pesos na dagdag sa buwanang bayarin para sa mga kumukonsumo po ng 200 kilowatt hour kada buwan at 290 pesos naman para sa mga kumukonsumo po ng 500 kilowatt hour kada buwan. Paliwanag po na Meralco, ang dagdag singil, bunsod po yan ang pagmahal ng kuryente sa spot market at pagtaas po ng generation charge. Naka-apekto rin umano ang pagtaas po ng piso kontra dolyar. We can only use the existing ERC-approved power supply agreements and the WSM. And yan yung pinakamababang presyo based on the current contracts and fuel prices that we have. Tinig po ni Larry Fernandez, head ng Utility Economics ng Meralco. Aminado po Meralco na pagpasok po ng panahon po ng taginit, eh lumalakas po ang konsumo sa kuryente dahil nga mas malakas po ang paggamit po ng cooling devices. At sa panahon po din po ito, kadalasan tumataas po ang presyo ng kuryente. Historically, ang tawag namin dyan, seasonality of consumption. Ano naman magagawa mo sa demand side management? So dalawang inisyatiba yan. Isa na itong ILP, pangalawa yung energy efficiency. Tinig po ni Jose Aldariaga, tagapagsalita ng Meralco. Hindi makatatanggap ng subsidiya sa kuryente ang Palawan Electric Cooperative gaya ng hinihiling nito. Ayon sa Energy Regulatory Commission o ERC, batay sa patakaran ng Energy Department, hindi maaaring makatanggap ng anumang subsidiya ang isang electric cooperative kung pumasok ito sa isang emergency power supply agreement nang hindi dumaraan sa competitive selection process. Gayunman, pinabulaanan nito ng Paleco at sinabing sumailalim sila sa proseso ng 2018. Nilinaw din ng Paleco na ang inilabas na presyo ng kuryente na mahigit sa 14 na piso ay true cost of generation rate o ang halaga ng kuryente na dapat nilang bayaran sa power provider. Ang mahigit 6 na piso na dating sinisingil ay mayroong subsidiya, kaya mas mura. Super Radio! Ay, magandang balita po. Hindi muna tataas ang pamasahe sa MRT 3 ngayong buwan ng mga puso. Ayon po sa pamunuan po ng MRT 3, posibleng ipatupad ang dagdag pasahe sa Abril o kaya sa Mayo. Sa petisyong inihain po noong December 2 o noong Disyembre, 2 piso, 29 na sentimo, 2 pesos 29 centavos ang hiling na dagdag sa boarding fare habang 21 centavos naman sa bawat kilometro. Patuloy itong pinag-aaralan ng Department of Transportation sa ngayon. Resulta po ng bidding para sa NAIA PPP project. Nakatakda ang ilabas ng DOTR sa Pebrero a 15, mga kapuso. Balita natin sa atin ni Mark Bacalalad. Mark, pasok! Super Radio! Natapos na ng Department of Transportation ang pre-bidding conference ito para sa Ninoy Aquino International Airport Public-Private Partnership Project. Ayon sa DOTR, 3 potential na bidders ang lumahok sa conference na kinabibilangan ng SMC SAP and Company Consortium, GMR Airports Consortium at Manila International Airport Consortium. Sa mga ito, ayon sa DOTR, ang SMC SAP at Company Consortium ang may pinakamalaking bid na nasa 82.16% sinundan ng GMR
Manila Airports Consortium na may 33.3% at Manila International Airport Consortium na 25.91% mula sa tatlong bidder na ito. Tanging ang SMC Sab ang nag-alok ng 82.16% na future gross revenue bukod pa sa passenger service charges sa pamahalaan. Iba pa sa fixed upfront fee ng 30 billion pesos at 2 billion pesos na taunang bayarin. Dahil dito, sisimulan na ang pre-qualifications bids and awards committee ang kanilang pagrepaso sa mga isinumiting bid ng mga nabanggit na kumpanya upang tingnan kung nakasusunod ito sa kanilang pamantayan. Sakaling makapagpasa na ilalabas ng DOTR sa February 15 kung sino sa tatlo ang nakapasa na siyang makakakuha ng kontrata. Ang inyong kapuso, Mark Makalala ng GMA Super Radio DZWB, dapat totoo. Super Radio Flash Report! Meron pong biker, sugatan matapos pong mabangga ng kotse sa lungsod po ng Pasay. Naku, delikado. Yung mga bike lane, dapat hindi pinapasok ng mga sasakyang demotoryan. Ralph Obina, Ralph, pasok. Super Radio! Nagtamo ng galo sa katawan ang isang lalaking nagbibisikleta makarang mabangga ng isang kulay gray na kotse sa bahagi ng domestic road malapit sa NAIA Terminal 4 sa Pasay City. Ayon sa biktima, papauwi na siya galing trabaho bilang airport security nang bigla na lamang siya mabangga ng kotse. Bumalik po ang gulong ng kanyang bisikleta habang nayupi naman ang bumper ng kotse. Naisakay na ngayon sa ambulansya ang hindi makatayong biktima. Ang mga airport police at MMDA ay narito na rin sa lugar para rumisponde. Hanggang sa ngayon ay hindi makapagpalabas ng lisensya ang driver ng nakabanggang kotse. Bahagya lamang ang epekto rito sa ngayon sa daloy ng trapiko. Ako si Ralph Obina ng GMA Super Radio, DZWB, tapat totoo. Super Radio Flash Report! Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga, Nationwide! Mga kapuso, kayo ba'y makakalimutin na sa dami ng inaasikaso at iniintindi araw-araw? Stress out na sa sunod-sunod na meeting at classes. Makakalimutin ka ba lagi? Suot mo ng salamin mo, hinahanap mo pa, nakasakay ka na ng sasakyan, tapos naiwan pala ang cellphone at ibang gamit mo. Sa school, nag-review ka naman. Pagdating na exam, nakalimutan ang pinag-aralan. Mahirap pag maraming nakakalimutan. Para brainy good, dapat healthy lifestyle. Iwas sa puyat, mag-exercise regularly at kumain ng masustansyang pagkain. Pwede mo ring samahan ng Memo Plus Gold. Gawa sa pure and natural bacopa munyera para laging focus at mentally alert, mga kapuso. Memo Plus Gold, lamang ang brainy good. Ang Memo Plus Gold ay mabibili sa lahat ng Mercury Drug Outlet at sa mga pangunahing butika nationwide. Online din sa Shopee at Lazada. Paalala lang po, ang Memo Plus Gold ay hindi isang gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Oras, alas 7:18, radyo na. TV pa! Kortesiya na. Disiplina pa! Mga kapuso, gusto nyo bang makatipid sa binabayarang bill ng kuryente? Ito ang ilang kuryentipid tips. Buksan ang mga bintana at hawiin ang mga kurtina upang makapasok ang hangin sa bahay. Bunutin sa pagkakasaksak ang appliances na hindi ginagamit. Huwag iwanang nakabukas ang ilaw na hindi ginagamit. Kung bibili ng appliances, iyaking energy efficient ito o mababa ang makukonsumong kuryente. Gumamit ng mga LED o energy efficient na bumbilya. Kung gagamitin ng aircon, itakda ang thermostat nito sa 25 degrees Celsius. Magkuryentipid na tayo, mga kapuso! Buhay ang mga loyal. Gusto ko magpa-surprise naman this year. Hindi. Kalmahin yung mga hindi. Mare! Mas sinabi niya? Mare! Hindi! Bastos! Bubble Gang, Sunday, 6:15 p.m. Faithful ang asawa ko pa. Bernard, I missed you so much. Stop. Lasing ka. Can we pretend na we're still in Boracay? Just for tonight, please. Let's make it better. Love, Die, Repeat. Weeknights, 10:50 p.m. on JTV. Thank you.
sa ating isipan. Pag may check, ibig sabihin tama, wasto, hindi ho ba, mga kapuso? Eh, yung check po ng RightMed, ano nga bang ibig sabihin po nito? Pag may check, high quality. Pag may check, abot kaya, mga kapuso. Yan ang ibig sabihin ng check po ng RightMed. Dahil nga ang mga gamot po ng RightMed, abot kaya ang presyo, pero high quality po ang pagkakagawa, mga kapuso. Hindi ho kayo may menusin, no? Kaya kapag hahanap po yung gamot, huwag po kayo maiya magtanong, hanapin po ang check po ng RightMed. Para sa listahan po ng mga produkto RightMed, bisitahin po kanilang Facebook page website, www.rightmed.com.ph. If symptoms persist, consult your doctor. Super Balita sa Umaga, Nationwide! Umakyat na sa 11 bilang ng mga nasawi sa pag-uupo na lupa sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro. Nasa 31 na po ang naililigtas at 110 pa ang nawawala. 110 pa ho ang nawawala. Iyan ang sinabi po ni Professor Edward Macapili, Executive Assistant 3 for Communications and Public Information ng Davao de Oro. Ay naman sa PDRRMO ng Davao de Oro, kahit search and retrieval operation ang kanilang ginagawa, ay umaasa pa rin silang merong buhay pa sa mga natabunan. Sa kayo po hindi pa masabi, kung may kinalaman ang commercial mining operation, malapit po sa lugar kung saan marami sa residente ang nagtatrabaho po doon. Ganun pa man, nilinaw naman ng PDRMO Davao de Oro na may walang kinalaman ang mining activity sa lugar sa nangyaring pagguho ng lupa. Samantala, Vice President Sara Duterte, binisita po yung mga residenteng inilikas dito po sa Maco, Davao de Oro. Alamin natin ang balitang yan. Wala kay Jessa Torrefranca ng Super Radio Davao. Jessa, pasok. Super Radio! Personal na binisita ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang mga residenteng nagsilikas matapos ang pag-uho ng lupa sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro kahapon. Base sa impormasyon mula sa lokal na pamahalaan ng Maco, kasama ng BC Presidente ang ilang lokal na opisyal ng bayan at lalawigan sa pagbisita sa isa sa mga evacuation area sa bayan ng Mawab kung saan daan-daang pamilya ang pansamantalang nanunuluyan. Kinumusta umano ni Duterte ang kalagayan ng mga evacuees, nakipagkwentuhan sa mga bata at nagbigay ng karagdagang tulong. Sa pinakahuling tala, umabot na sa 1,166 ang bilang ng mga nilikas na residente. Samantala, nakatakda namang ipagpapatuloy ngayong araw ang search and retrieval operation sa pinangyarihan ng pag-uho ng lupa kung mananatiling maganda ang panahon. Ako si Jessa Torrefranca sa GMA Super Radio Davao, nag-uulat sa Super Radio DZWB, dapat totoo. Super Radio! Super Radio! Ilang sasakyan na hatak po sa clearing operations na ginawa dyan po sa, sentro to ng ng selebrasyon ng Chinese New Year. Ang Binondo dyan po sa Maynila. Manny Vargas, man go! Super Radio! Hindi bababa sa 4 ng sasakyan ang nakita natin na hinatak na mga tow truck na daladala nito mga tauhan ng Madala Traffic and Parking Bureau ng Pamalang Lungsod ng Maynila. Ito ay para naman matiyak na magiging maluwag ang mga lansangan dito sa area ng Binondo sa harap na rin ng pagdiriwang ng Chinese New Year bukas kung saan ang mga paghahanda ay sinisimulan na ngayong araw. Bukod dito, magkakaroon din kasi na tinatawag na Solidarity March dito sa Binondo area kung kaya't ang mga kalsada na daraanan ng nasabing marcha sa pagitan ng Filipino-Chinese community at ng pamahalaang lungsod na Maynila ay tinitiyak ng malinis mula sa ilegal na pagparada ng mga sasakyan. Inaabisuhan naman o nagpapaskil naman itong mga tauhan ng MPPB ng abiso dito sa mga pader kung saan nila kinuha yung mga sasakyan na dadalhin sa bahagi ng Balutondo kung saan pansamantalang i-impound na ito hanggang sa mabawi ng mga may-ari. Ako si Manny Vargas ng GMA Super Radio DZWB. Dapat totoo. Super Radio Flash Report! Super Radio! Ang oras po natin, 24 na minuto na po makalipas ang 7 ng umaga, nadagdagan pa ang mga lugar sa Davao Region na ikinukonsiderang high risk o may mataas na panganib sa pag-uho ng lupa. Ito ang sinabi ni Beverly Brabante, Chief Geologist ng Mines and Geosciences Bureau 11 sa panayam ng GMA Super Radio Davao. Patuloy ang kanilang pakipaugnayan sa mga lokal na pamahalaan para palalahanan ang mga residente sa peligrong dulot ng pag-uho ng lupa at pagbaha. Samantala, nagsagawa rin ng aerial inspection ng kanilang mga tauhan kasama ang Office of Civil Defense 11 at Tactical Operations Group ng Eastern Mindanao Command sa lugar na pinangyarihan ng pag-uho ng lupa sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro.
Patuloy ang pagsusuri ng otoridad kung ligtas pang balikan ng mga residente ang naturang lugar. For the past weeks, we experienced shear line, we experienced trough of LPA. So the saturation of the soil is really, grabe na yung tubig. So yun yung magiging rason, no, na talagang pwede siyang mag-loosen yung mga lupa. Ang tinig ni Joseph Randy Loy, ang pinuno ng PDRRMO ng Davao de Oro. Batay naman sa datos ng University of the Philippines Resilience Institute Project NOAA, sa tagal ng pag-ulan ay posibleng napalambot nito ang lupa. Kabilang din ubano ang bayan ng Maco sa flood warning ng NOAA at ang mismong lokasyon ng barangay Masarako saan nangyari ang pagho ay landslide prone area. Nagkaroon ng malakas na pag-ulan, no? In fact, the threshold that we set for the forecast was a minimum of a 75-year rain return. Ibig sabihin nun, yung ganong klaseng ulan ay nauulit lamang every 75 years. No? So matagal ang panahon bago nauulit yung ganong klaseng buhos ng ulan. At nangyari nga yun. Ang tinig ni Mahar Lagmay, Executive Director ng Project NOAA, lumilitaw din sa pagsasaliksik ng NOAA na nagkaroon ng pagho ng lupa sa kaparehong lugar sa Barangay Masara noong 2008 na ikinasabi ng 24 na individual. Super Radio! Umabot na sa kabuuang 123.5 milyong piso ang halaga ng pinsala ng masamang panahon sa infrastruktura diyan naman sa Davao Region at Caraga Region. Batay po yan sa datos po ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. 1,308 bahay ang tuluyang nawasak dahil po sa pagbaha at paghuhupo ng lupa. Mahigit sa 700 bahay naman ang bagyang napinsala. 2 pantalan din sa Davao Region ang tigil operasyon dahilan para ma-stranded ang maraming pasahero. Nakaranas din po na water and power interruption ang ilang bayan dyan naman sa Davao Region. Nasa halos 107 milyong pisong halaga ng tulong ng naipagkaloob ng pamahalaan sa maapektadong residente. Nababahala ang Food and Drug Administration o FDA sa bentahan online ng gamot sa diabetes ng walang reseta. Ayon sa FDA, aprobado nila ang Ozempic para sa may type 2 diabetes at hindi bilang weight loss treatment. Pero nagkakaubusan na umano ng supply ng gamot dahil ginagamit itong pampapayat. Humingi na ng tulong ang FDA sa NBI at CIDG para maaksyonahan ang naturang problema. We have to figure out if these are the establishments with license to operate from the FDA or these are private persons na walang license to operate with the FDA. So with that, we start the investigation by figuring out kung saan muna kumakalat yung products. Ang tinig ni Attorney Pamela Sevilla, tagapagsalita ng FDA. Ito ang Super Balita sa Umaga, Nationwide! Oh, magandang balita, mga puso. Magandang umaga po sa ating mga listener. Sa panahon ngayon, halos lahat ng day-to-day activities natin ay nangyayari sa ating smartphone. Ay, totoo yan. Pero paano kung sasabihin namin sa inyo na pati ang kotse, pwede mo na rin i-control gamit ang smartphone? Well, di nyo na kailangan mag-imagine o imaginein, mga kapuso, dahil kamakailan lang na test drive namin ang new Nissan Almera with Nissan Connect Services. At ikukwento po namin ang exciting experience namin dyan. Nako, totoo yan. Kakaibang experience po talagang ito pong Nissan Connect Services. Ito po'y isang cutting-edge innovation na kinukonekta po yung compatible smartphone po ninyo sa bagong Nissan Almera VL variant. At dahil dyan, parang may personal Siyempre. Assistant na nire-ready na ang kotse mo bago ka pa bumiyahe dahil sa remote features tulad nitong remote engine start stop feature. Bago ka pa pumasok sa kotse, hindi lang engine ang naka-on, pati yung aircon mo. Very convenient, lalo na kung sobrang init sa labas. High-tech na high-tech. Ako, gusto ko rin po yung theft alert. Ino-notify ka kung may na-detect na force entry nun po sa Almera. At may car finder na kayang i-track ang Almera mo anytime, galing, anywhere. Ha? Galing ha. Pag may ganitong mga features pa rin, Melo, magkakaroon ka ng peace of mind eh. Dahil alam mong may safety measures in place para po sa Almera. Lalo na't ganyang kaganda kotse mo. And speaking of ganda ng bagong Almera, na naku po, mga kapuso, exterior design pa lang. Mapapa-wow talaga. Wow talaga, wow. Dahil sa new
two-tone roof design and eye-catching color na moon pearl gray. Ito pong latest Almera model ay meron ding next generation V-motion grill design para sa lahat ng variants at new 16 alloy wheels na may redesigned dashboard with dark blue trims para naman sa VL variant. At para naman sa mga hassle sa kalsada ng Metro Manila, ang new Nissan Almera meron pong mga Nissan Intelligent Mobility Features po yan. Kung hirap ka man mag-park, lalo na sa mga masisikip na lugar, may intelligent around view monitor with moving object detection para kayo'y alalayan dahil bibigyan ka nito ng 360-degree bird's eye view ng paligid. At para naman masigurong safe ang biyahe nyo, may intelligent forward collision warning na nagmamonitor ng sasakyan sa harap mo at bibigyan ka ng notification kung nakadetect ang system ng sudden deceleration sa kotseng sinusundan mo. On top of the existing array ng Nissan Intelligent Mobility Features, dinagdag na rin po ang High Beam Assist at Lane Departure Warning para sa VL variant. At para naman sa worry-free car ownership, ang VL variant ng bagong Almera ay meron pong Nissan 5-year warranty. Kaya sa lahat po ng ating mga listeners na naghahanap ng bagong sedan, i-test drive na ninyo ang new Nissan Almera with Nissan Connect Services sa pinakamalapit na Nissan dealership. Or visit www.nissan.ph/almera para sa karagdagang impormasyon. The new Nissan Almera, engineered for excitement. Oras, mga kapuso, alas 7.32. Radyo na! TV pa! Kortesiya na! Disiplina pa! Sa panahon ng kalamidad ay dapat I am ready kayo palagi at tiyake na meron kayong go bag. Kabilang sa mga laman ng go bag ay ang pagkaing hindi madaling masira tulad ng biskwit, delata at instant noodles. Dapat ay may inuming tubig, instant coffee, tsaa at gamit na pangkain. Magbaon din ang personal hygiene products kabilang ang toothbrush, toothpaste, sanitary napkins, sabon at shampoo. Tiyakin ring merong first aid kit ang inyong go bag. Magbaon din ng pocket knife na may can opener, flashlight o lighter at lubid. Magbaon din ng pito o mga bagay na maaring gamitin upang makagawa ng tunog. Dapat naglalaman rin ang go bag ng safety goggles, mask, surgical gloves at kapote. Magbaon din ng radio, baterya, power bank, charger at extension cord. Huwag rin kalimutan sa go bag ang magaan na sapatos o chinelas, jacket, kumot at sleeping bag. Magbaon din ng damit na tatagal ng hanggang 3 araw. Mga kapuso, laging maging I am ready. Ngayong Biyernes. Kilala na natin si Black Rider. Itumba na natin yan! Sinabi ng hindi! Papahirapan ko rin siya. Siya at ang mga mahal niya sa buhay. Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. Faithful ang asawa ko pa. Bernard, I missed you so much. Stop. Lasing ka. Can we pretend na we're still in Boracay? Just for tonight, please. Let's make it better. Love, Die, Repeat. Weeknights, 10:50 p.m. on GTV. You're watching Double B TV on GTV. Po natin, 34 na minuto na po makalipas ang ikapito ng umaga, umaasa ang ilang grupo ng mga manggagawa na maaprubahan ng panukalang 100 pesos na dagdag sa minimum wage sa Senado. Sa panayam ng GMA Integrated News kay Judy Miranda, Secretary General ng Partido Manggagawa, sinabi nito na ikinatuwa nila na pinakinggan ng Senado ang mga nagsusulong na kailangang maisabatas ito.
Pero sa gitna ng tumataas na presyo ng mga bilihin, naniniwala ang grupo na kailangang gawing 150 pesos ang aumento. Ayon naman sa Department of Labor and Employment, dati nang naiparating sa Senado ang kanilang posisyon. Maaarian nilang makaapekto sa mga negosyo ang planong itaas ang sahod ng nasa 4.5 million na minimum wage earners. Ayon sa Employers Confederation of the Philippines o ECOP, hindi pa ganap na nakababawi ang maraming negosyo mula sa pandemya at kaunti lang umano ang makikinabang sa dagdag sweldo. Sinabi ni ECOP President Sergio Ortiz na maaring makasama ang aumento sa sahod na maaring ipatong ng mga negosyo sa presyo ng produkto o serbisyo, magbawas na mga manggagawa o di kaya ay magsara. Pero ay ginit ng partido manggagawa, 25 million Filipino ang maaring makinabang o makikinabang sa dagdag sweldo dahil kasama rito ang pamilya ng mga manggagawa. Mayigit 2 milyong trabaho ang naghihintay para sa cybersecurity experts sa ating bansa. Ayon sa DICT, Department of Information and Communications Technology, maraming negosyong lumipat online mula ng magka-pandemya. Kaya lumipat ang mga kawatan online para mang-scam. Sinabi ho ni DICT Secretary Ivan John Uy, nagsisimula sa 200,000 pesos ang buwan ng sweldo para sa cybersecurity professionals. May mga employer anya na tumatanggap na mga hindi nakapagtapos ng kolehiyo basta magaling. Magaling po sa IT mga kapuso. Kaugnay po nito, mag-aalok po ng online IT courses ang DICT ICT Academy para sa mga kawanin ng gobyerno na kalaunay po ibubuksan para po sa publiko. Mismong gobyerno na po ang magtuturo sa mga interesadong matuto sa information technology para labanan ang banta ng scammer at hacker sa ating bansa. Handa manong tumulong ang China sa investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng nadiskubring tangkang cyber attack sa information system ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA at iba pang website ng ilang ahensya ng pamahalaan. Ito ang sinabi kahapon ni DICT Secretary Ivan John Uy. Humihingi umano ang China sa DICT ng detalye kung ano ang nangyari para mahanap nila kung saan at sino ang gumawa ng tangkang pag-atake. Ayon kay Uy, bukas sila sa ganitong pakikipagtulungan lalo pat laghanap na ang cybercrimes kahit sa ang bahagi ng mundo. Samantala, hindi rin naman nila sinasantabi ang posibilidad na may kinalaman ang incidenting ito sa isyu ng West Philippine Sea. Iginit ni Pangulong Bongbong Marcos na katumbas ng matatag na Mindanao ang matatag na Pilipinas. Sa gitna rin ito ng panawagan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ihiwalay ang Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Bagong Pilipinas is incomplete without a Bangsamoro rising along within it. A stronger Barm means a stronger Mindanao. A stronger Mindanao. A stronger Mindanao means a stronger Philippines, bringing us closer to achieving our agendas. Tinig po ni Pangulong Bongbong Marcos, dati na umanong sinasabi na mga pinuno po ng Bangsamoro government na hindi sila sang-ayon sa pagkalas ng Mindanao sa Pilipinas. Sinabi ni BARMM Chief Minister Ahod Ebrahim na kailangang mag-asikaso ng hindi nakokompromiso ang peace agreement. The paramount objective for the Bangsamoro government remains the establishment of an autonomous region that is functional, ready, and thriving in an ever-changing and competitive society. It is imperative that we fast-track all pending work and beat the deadlines we have set without compromising on the integrity of the hard-won peace agreement. Tinig po ni BARMM Chief Minister Ahod Ebrahim. Samantala, nanawagan din si Pangulong Marcos na ipakita sa mundo na mapayapa ang kauna-unahang eleksyon para sa BARMM Parliament sa 2025. Mabibigo ang panawagang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Ito ang binigyang din ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang talumpati sa ginanap na Constitution Day 2024 sa Makati City kahapon. The new call for a separate Mindanao is doomed, for it is anchored on the false premise, not to mention a sheer constitutional travesty. The current leadership of ARM is
himself has repudiated his preposterous proposal. Ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos, ito na ang pinakamalinaw na pahayag ng pagtutol mula sa Pangulo sa panawagan na tinawag din niyang pagwasak sa bansa. I strongly appeal to all concerned to stop this court for a separate Mindanao. I have said it before and I will say it again here. Our national territory will not be diminished, even in we will continue to defend it against any and all threats, external and internal. This is my guarantee, not only throughout this term, but up to my dying breath. Ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos, matatanda ang pinalutang ni dating Pangulo Rodrigo Duterte ang paghiwalay ng Mindanao sa Republika ng Pilipinas sa gitna ng kontrobersiya kaugnay sa People's Initiative. Samantala, sa panayam kay dating Pangulo Duterte ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo sa programang Radyo Bandido RJTV, iginiit ni Duterte na legal ang magiging proseso ng paghiwalay ng Mindanao. Anya, daran daw ito sa United Nations gaya ng ginawa ng Timor-Leste. Binatikos din niya ang reaksyon ng ilang opisyal at pagtawag na sedition ang naturang hakbang. Ayon kay dating Pangulong Duterte, hindi niya gusto ng gyera at hindi rin labag sa konstitusyon ang paghiwalay ng Mindanao dahil nakabase ito sa kagustuhan ng taong bayan. Super! Nais ng Senado na isabay sa 2025 midterm elections ang plebisito sa pag-amyenda sa saligang batas. Ayon kay Senator Sani Angara, nagtakda na rin ang Senado ng practical deadline para sa resolution o resolution on both houses number 6 na layong amyendahan ang konstitusyon. Sinabi rin ng ilang senador na hindi pa umano panahon para magbilang o maglahad kung sino ang pabor at kontra sa charter change. Tugon umano nila ito sa hamon ni House Majority Leader Manuel Jose Dalipe na ngayon pa lamang magdeklara na po ng posisyon ng bawat isa sa mga senador. Ayon kay Senator Christopher Goh, baka maging bias o hindi patas ang deliberasyon kapag sinabi na nila ang kanilang posisyon. Sinabi naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na para saan pa ang punto ng konsultasyon sa mga resource person kung meron na rin lang pala silang posisyon sa isyong yan. Si Senator Chis Escudero naman, ibinalik sa mga kongresista ang hamon na baka o bakit hindi nila aminin na lamang na sila ang nasa likod ng Peking People's Initiative. Samantala, dinipensa ni House Committee on Appropriations Chairman Ako Bicol Partidist Representative Elizalde Co ang naging hamon ni House Majority Leader Dalipe sa lahat ng senador na ilantad ang tunay na posisyon sa tsa-tsa. Paalaala ni Co, dati namang Partidist Congressman si Senator Villanueva na kanyang inilarawan ngayon na mayabang na. Muling iginit ni Co ang pangangailangan na maamyendahan ang 1987 Constitution at sinabing halos 4 decades nang naghihirap ang taong bayan dahil masyadong restrictive ang ating saligang batas. Sa isang banda naman, ikitatuwa ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang pag-endorso ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maamyendahan ang restrictive economic provision ng 1987 Constitution. Ginawa ng punong ehekutibo ang pahayag sa kanyang pagdalo bilang guest of honor and speaker sa Constitution Day na pinakunahan ng Philippine Constitution Association na PhilConSA sa lungsod ng Makati kahapon. Super Radyo! Plano ng Commission on Elections sa COMELEC na unahin muna ang pag-i-issue at pag-iimprenta ng voter's ID para sa mga overseas Filipino worker o OFW. Ito ang sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia dahil ito pa lang ang kaya nilang paglaanan ng pondo sa ngayon. More or less, huling tala natin, mga 1 million lang kasi ang ating overseas Filipinos. Try to imagine po, of the 12 million, up to 15 million siguro ang Pilipino. 1 million na lang ang ating registered voters, but ngayon po, ongoing po kasi ang kanilang registration. So gusto natin na makapagsimula lang kahit muna sa kanila, at least hindi po ganun kadami. Ang tinig ni COMELEC Chairman George Garcia, kakailanganin anya nila ng 7 bilyong pisong pondo para dito dahil inaasahang papalo sa 71 million ang kabuang butante sa bansa. Umaasa sila na mapakikinggan sila ng Kongreso dahil marami pa rin ang humihiling ng voter's ID kahit mayroon ng national ID. Samantala! Voters registration sa Pagasa Island sa Calayan, Palawan. Personal na sasaksihan ni COMELEC Chairman George Garcia. Junfred Calamba, Super Radyo Palawan. Junfred! Super Radyo! Pangungunahan ni Commission on Elections COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang voters registration sa Isla ng Pag-asa sa Bayan ng Kalayaan, Palawan sa Lunes.
papanayam ng Super Radyo. Kaya Attorney Julius Cuevas, election officer ng Puerto Princesa City, uunahin ni Garcia na puntahan ang Isla ng Pag-asa para sa pagpapatala ng mga botante bago ang ibang aktibidad sa lungsod para sa National Voters Day. Iahayag naman ni Garcia ang resulta ng gagawing pagbisita sa Pag-asa Island na nasa West Philippine Sea sa 10 balitaan sa Puerto Princesa City. Tututukan din umano ng COMELEC chairman ang ilulunsad na Register Anywhere campaign. Sa naunang panayam ng Super Radyo Palawan kay COMELEC spokesman Attorney John Rex Laudianco, sinabi nito na balak ikuti ng mga opisyal ng komisyon ang iba't ibang panig ng bansa para sa gagawing voters registration. Ito'y para bigyang diin ang kahalagahan nito. Ako si Jun Prad Calaban ng GMA Super Radyo Palawan, nag-uulat para sa GMA Super Radyo DCWB, dapat totoo. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga, Nationwide! Oh, may balita tayo. Sabi ng DOH, Department of Health, mga kapuso, tumaas po ang flu cases ng bansa by 50% noong 2023 kumpara sa 2022. Paalala ito sa atin na agapan ng flu bago ito lumala. Mahalagang iwasan po natin ang pagkalat po ng, at pagtaas ng flu cases dito sa ating bansa. Maliban po sa paghuhugas ng kamay, yan ha, pagsusuot ng face mask, pagbakuna laban sa flu. Mahalaga din na malaman kung flu na nga ba ang ating nararamdaman. Pero paano nga ba natin malalaman kung may flu na tayo? Basta meron pong dalawa or more, two or more symptoms. Baka flu na yan. May lagnat at sore throat, baka flu na yan. Headache, body pain at saka sipon, baka flu na rin po yan. Kahit anumang kombinasyon ng dalawa o higit pang sintomas ng flu, magbayo flu agad. Tandaan, two or more sintomas, baka flu na yan. Magbayo flu na. Phenylephrine, HCL, chlorpenamine, maliates, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. Oras, alas 7:47, radyo na. TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Mga kapuso, itutuloy na ng Commission on Elections ang registration ng mga botante mula February 12 hanggang September 30, 2024. Maliban lamang sa mga petsang March 28, 29 at 30. Gagawin ito mula Lunes hanggang Sabado, kasama maging ang araw ng holidays mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Paano magparehistro? Magdala ng valid ID o dokumento ng pagkakakilanlan. Sumailalim sa interview ng registration staff. Mag-fill up ng application form at i-check mabuti ang mga detalyeng inilagay dito. Sumailalim sa biometrics, saka kayo bibigyan ng acknowledgement receipt. Para maisakatuparan ang inyong karapatang bumoto, magparehistro na, mga kapuso! We're super grateful and happy dahil GMA Radio ang number one for 2023. Number one AM station ang Super Radyo DZBB at number one FM station ang Barangay LS. Maraming salamat, mga kapuso. Maamalik ako sa pamilya ko. Wala yun, may ina ko sasama sa'yo. Ang tumututol sa kasalang ito, magsalita na o panghabang buhay ng manahimik. Asawa ng asawa ko. Lahat ng government resources natin ay compromised. They have no backup but themselves. May sniper! Hanapin mo! May bisita ako! Huli ka. Sniper Rogue Mission. Friday, 8 p.m. on G-Flix. On G-TV. Arestado ang isang nagpanggap na abogado. Kung ikaw ay nagpanggap na abogado, ang tawag sa'yo ay abogago.
Matapos tumangahin ng 700,000 piso sa mga biktima po nito. Sa operasyon ng Regional Special Operation Unit ng Calabarzon Police, nadakip po ang suspect na si Datu P. Mastura. Reklamo po ng mga biktima, sila'y kinumbise ng suspect na siya ang makatutulong sa kanilang kinakaharap na problema sa land dispute dyan po sa Binyan, Laguna. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Vic Kabatingan ng PNP PRO 4A, nabisto rin kalaunan ang pagbabalat kayo ng suspect na yan. Colonel Vic, kamusta ka na? Napag-alaman din na kalaya-laya lamang sa kulungan nitong suspect na ito sa kasong estafa at gumagamit pa ng Peking ID ng Malacanang. Depensa naman ng suspect na hindi siya nagpakilalang abogado kundi isang legal consultant lamang. Sinampa na ang suspect ng kaukulang kaso ng pulisya kasabay ng panawagan sa mga naging biktima po nito na magsampa rin po kayo ng kaso. Samantala, menor de edad sa Tondo, Maynila, patay matapos mabaril ng kanyang pinsan na naglalaro ng baril. Jomer Apresto sa detalye ng balitang yan. Jomer! Super Radio! Joel Melo, sa kamay ng kanyang pinsan, binawian ng buhay ang 14 anyos na binatilyo sa Tondo, Maynila kahapon. Nabaril kasi siya ng kanyang 22 anyos na pinsan habang naglalaro umano ng Russian roulette. Nangyari raw ang insidente sa kwarto ng suspect. Ayon kay Police Captain Dennis Turlang, hepe ng Homicide Section ng Manila Police District, talita na itinutok at kinilabit ng suspect ang gatilyo ng baril sa kanyang sarili at sa kanyang pinsan. Sa ikatlo, ikaapat na pagkalabit ng gatilyo, pumutok na ito at tumama sa ulo ng biktima. Naisugod pa raw sa ospital ang bata pero binawian din ng buhay pasado alas 7 kagabi. Agad namang inaresto ang suspect na tumanggi magbigay ng pahayag. Inaalam na rin sa ngayon kung saan napili ng suspect ang baril at kung bakit siya meron ito. Inimbestigahan na rin ang mga otoridad kung dati na bang may kasong kinasangkutan ng suspect. Samantala, nasa kustodiya na ng MPD homicide ng suspect na maharap sa reklamong homicide. Ako si Jomer Apresto ng GMA Integrated News, nag-ulat para sa Super Radio DZBB, dapat totoo. Super Radio! Sinunog ang abot sa 4.51 billion pesos na halaga ng nakumpiskang ilegal na droga sa waste facility ng Philippine Drug Enforcement Agency sa 13 Martires City, Cavite. Ayon kay Director Derek Carrion, tagapagsalita ng PDEA, aabot sa 1.88 na tonelada ang sinunog na droga. Layo nitong hindi ma-recycle at maibenta pang muli sa publiko ang mga nakumpiskang droga. Yung sa Shabu po is about 724 kilograms. Yung majority okay. Po niya is methamphetamine and the rest are assorted other dangerous drugs. Ang tinig ni Director Derek Carrion, tagapagsalita ng PDEA. Super Radio! Sinalubong ng bato. Sinalubong ng bote, molotov, ikakasasanang demolisyon sa isang barangay dyan po sa Angeles City, Pampanga. Umabot hanggang hapon ang tensyon ng mga residente at demolition team. Ayon kay Elizabeth Marasigan, sheriff ng Department of Agrarian Reform Region 3, ginagampanan lamang nila ang kanilang tungkulin. Sinabi naman ng Homeowners and Farmers Association sa Sitio Balubad, nasa 73 hektaryang lupain ang kinatitirika na mahigit sa 500 bahay kung saan may 2,000 pamilya. Panahon ng pandemya nang malaman nilang nakansila ang kanilang mga Certificate of Land Ownership Award o CLOA na na-award pa noong panahon ni dating Pangulong Fidel Ramos, Joseph Estrada at Gloria Macapagal Arroyo. Gate naman ni Attorney Jenner Endona, ang legal counsel ng Clark Hills Properties Corporation, 1997 pa nagsimula ang kaso sa lupain. Taong 2013 pa kinansila ng Korte Suprema ang CLOA ng matukoy na hindi agricultural kundi residential ang klasifikasyon ng lupa at 2022 naman ang ilabas ang writ of demolition. Samantala, umapila naman ng tulong yung mga residente sa pamahalaan dahil hindi na normal ang kanilang pamumuhay. Isang babae ang nagwala sa lansangan matapos na hiwalayan ng kanyang kasintahan sa Quezon City. Nangyari ang pagwala ng 27 anyos na babaeng lasing sa Barangay Project 6 sa kuha ng CCTV camera. Nahuli kamang babae na pasuray-suray na naglalakad sa gitna ng kalsada at binabato ng tsinelas ang ilang motorista. Nang dumating ang mga opisyal ng barangay, sinipan niya ang isa at may isa pa siyang kinagat sa braso. Ayon sa pulisya, lasing ang babae at masama ang loob dahil hiniwalayan ng kanyang kasintahan. Aminado naman ang babae sa kanyang ginawa at nagsisisi raw siya.
Naharap sa patong-patong na reklamo ang babae na kinabibilangan ng alarm and scandal and resistance and disobedience at direct assault upon an agent of authority or person in authority. Super Radyo! Samantala, mga alternatibong pangregalo para sa Araw ng Mga Puso, mabibili sa Divisoria, James Agustin ng GMA Integrated News. James! Super Radyo! Camilo, magandang umaga sa mga kapuso natin. Kung wala pa silang maisip na pangregalo sa darating na Valentine's Day, aba, marami ang pagpipilihan dito sa Divisoria sa Maynila. Yung mga plastic na roses sa iba't iba yung kulay, 10 pesos hanggang 13 pesos ng puyang kada isa. Yung mas malaking plastic rose naman, 15 pesos. At kapag inamoy mo yan, Kuya Melo, talaga naman ay napakabango. Ha? Mayroon pang umiilaw. Ilaw pa? Sa dyan yung nakikita nyo, oh, meron dyan umiilaw, 80 pesos lang po yan. Samot-sari rin yung mga kong... Ako, baka may ano yan, may toxic substance, hindi kaya. Baka ano yan, baka may mercury. Baka natatanggal ang ano yan, kulay. Ayan, James. James. Naputol. Oh. All right. Tanggal yung signal. Samantala, mga kapuso. Yes. Ayan. Yan. Pasok. Yes, Kuya Melo, samasari rin ko sa inyo yung mga korting puso na nasa stick. 10 pesos yung kada piraso po niyan. Mas special siyempre kung may stuffed toy na 30 pesos ang kada isa. Kung sa ano yung mga kapuso natin sa bouquet of flowers, siyempre dyan sa Dangwa, napakadami dyan. May bouquet naman na magkasama na yung plastic na rose at stuffed toy, 65 pesos hanggang 130 pesos, depende po sa laki. At kahit saan ka tumingin, marami dito mga stuffed toy tulad ng mga nakalagay sa basket na 100 pesos ang kada isa. May small version na nasa lata na 45 pesos lang. At kung may budget, gusto ng mga kapuso natin kasi tangkad nila, nasa 5 feet, 1,400 pesos po mabibili yan. Dagdagan naman ng sweetness with chocolate, 100 pesos na may kasama ng teddy bear. Mayroon ding una na korteng puso na 90 pesos lang ang isa. Umaasa yung mga nagtitinda dito sa Divisoria na lalakas ang kanilang benta dahil ngayon daw ay matumal pa, nakafocus pa doon sa pagdiriho ng Chinese New Year sa mga kapuso natin. Pero kahit ang katumingin dito sa Divisoria, pulang-pula na at napakadami mga panregalo na mapagpipilian. Depende na lang sa budget ng mga kapuso natin. Yung malilitas mula rito sa Maynila, ako po si James Agustin at GMA Integrated News para Super Radio DCBB. Dapat totoo. Super Radio! Nagwagi bilang AM Station of the Year ang Super Radio DCBB sa 2024 Platinum Stallion National Media Awards ng Trinity University of Asia. Bukod po dito, nagwagi rin ang ilang mga programa at personalidad ng GMA Network Incorporated. Kabilang po ang GMA 7 bilang TV Station of the Year, GMA Regional TV Network of the Year, 24 Oras bilang Best TV News Program, Kapuso Mo Jessica So bilang Best News Magazine Program, Atom Araulio, Male News Anchor of the Year, State of the Nation, Vicky Morales, Female News Anchor of the Year, 24 Oras, Emil Sumangil, Best Public Service Program Host, Recibo, Walang Lusot Ang May Atraso, Reporter's Notebook, Best Documentary TV Show, Family Feud, Best Game Show, Martin Javier, Best TV Program of Best TV Sports Program Host, GMA Sports, Unang Hirit, Best Morning Show, Pepito Manaloto, Best Comedy Program, Bokwang, Best Variety Show Host, TikTok Clock, Royal Blood, Best Primetime Drama Series, Rian Ramos, Best Primetime Drama Actress, Royal Blood, Sig Dulay, Director of the Year, Pelikulang Firefly, Ashley Ortega, Breakthrough Artist of the Year, Hearts on Ice, at si Ewan Mikael, siya ang Child Star of the Year sa pelikulang Firefly. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga, Nationwide! Balikan natin ang ating mga headlines. Singil sa kuryente ng Meralco ngayong Pebrero, tataas! Dagdag pasahe sa MRT3, posibleng sa Abril o Mayo pa maipatupad ayon sa pamunuan ng MRT3. Bilang ng mga namatay sa pag-uupo ng lupa sa Maco, Davao de Oro, umakyat pa sa 11 habang 110 naman ang nawawala. 2 milyong trabaho sa cybersecurity naghihintay sa mga Pilipino. Talamak na bentahan online ng gamot laban po sa diabetes na ginagamit po sa pagpapapayat. Iniimbestigahan ng Food and Drug Administration. Pangulong Bongbong Marcos nagpahayag na ng pagtutol sa itinutulak na paghiwalay ng Mindanao sa Republika ng Pilipinas. China handa umanong tumulong sa imbestigasyon sa pag-atake naman sa website ng OWA at iba pang mga ahensya ng gobyerno
ayon sa Department of Information and Communications Technology. Super Radio DZWB at iba pang programa at personalidad ng GMA Network Incorporated nagwagi sa 2024 Stallion Awards. Happy birthday muna, belated. Mm-hmm. Kaya paring Dennis Heron, nag-birthday kahapon. Kadone! Happy birthday! Happy birthday, pre. Ayan. At suman niyo po ang kabuuan ng mas pinalawak, mas pinalakas. Super balita sa umaga nationwide. Ako po ang inyong kapuso, Melo Del Prado. Balita walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang. Ako po inyong kapuso, Joel Reyes Abel. Magandang umaga, Luzon. Magandang umaga, Visayas. Magandang umaga, Mindanao. Radyo na! TV pa! Portisiya na! Disiplina pa! Super Balita sa Umaga, Nationwide, mula sa pinakapinagkakatiwalaang network sa buong Pilipinas, ang GMA. Mabuhay ang Pilipinas! Hoy, sakto alas 8, standby, saksi sa Double B. Tapat sa balita, yan ang aming anata. Easy Double B, Super Radio 594. Laging naka-alerto, servisyo, totoo. Easy Double B, kapuso nyo sa radyo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyo, totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag maasahan. Easy Double B, Super Radio 594. Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. Easy Double B, servisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. Easy Double B, Super Radio. Ang Super Radio Stations Nationwide, sinisigurado ang mabilis na paghatid ng headlines, breaking news, at mga special coverage sa ating mga kababayan. Ito ang GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Anong gusto niyo for merienda? Yung matamis po. Yung maasim po. Eh kung tamis asim, Magnolia Mayo. Made with choice ingredients and real eggs. At may tamang tamis asim sarap. Kaya love namin! Magnolia Mayo. Sabi, mahalin mo yung laking malabo ang mata. Kasi hindi yan titingin sa iba. Ako, dadalhin ko siya sa EO. EO Executive Optical. Expert eye care. State-of-the-art facilities. Affordable eyewear. He needs to see na wala nang masihigit pa sa akin. EO, love your eyes. Magandang gabi sa inyong lahat. This is your captor speaking. When their train is taken over by terrorists, he'll keep them off track. Under Siege 2, Saturday, 6:15 p.m. on G-Flix, on G-TV. Ansabi mo? May komento ka ba sa iba't ibang napapanahong issue? Ansabi mo? I-comment na yan sa Balitang Hali Facebook page. Bisperas ng Chinese New Year.
At ngayong taong ito, Year of the Wood Dragon. Year of the Wood Dragon. At sinasabi ang dragon, mga kapuso, ay pinapakita nito yung otoridad, yung karangyaan, at maayos na ano na kayamanan para sa taong 2024. Wow. No? Good fortune, no? Uh-oh. At sinasabi yung mga pinanganak ng Year of the Dragon ay merong captivating demeanor. Wow. Merong kaaya-ayang pag-uugali o asal. Ayan. Katauhan, ano, mm-hmm. Tapos merong distinct na personalidad, may kakaibang personalidad. At meron karakter. Pong yan. At meron pong matikas na leadership abilities, no? So sino ang mga wood dragon? Iyon ang tanong natin. Yung mga ipapanganak ngayong taon. Ayun ang pinakamatikas dun sa Chinese horoscope, ano? Talaga? Ang dragon, weng. Ang dragon. Kasi si medyo liwanag ay dragon. Hindi ko lang alam kung wood o metal siya or yun, no? Kung ano mga para, elemento. Kaya pala pag nagagalit siya, parang dragon, ha? Uy, si Benji, mabait si Benji, yun, no? Hindi, pag pinapagalitan yung mga reporter. Parang dragon niya si Benji. Year of the Wood Dragon po ngayon, mga kapuso. Ang kung wish ano natin, man ang inyong paniniwala. Nasa inyo na po yan. Nasa no? inyo po yan. Ang wish lang natin ngayon Chinese New Year, Weng, ay umalis sa mga Chinese doon sa West Philippine Sea. Yes. Yun ang ating wish. No? Ironic, no? Pero at higit sa lahat, wag niyo po kaming tiktikan via yaman, ha? Kunyari, digital. Kunyari, tutulong kayo sa investigasyon, ha? Malay mo naman. Sir Owen, salvation po yan. Sa Marijolo Reisubel. Hanggang alas 9 po tayo ng umaga. Magkakauntaan tayo sa Himpapuit Palatuntunang Taxi sa Double B! Alright, puntahan muna natin ito, Weng. Ay, wala pa. No? Mamadali ka. Ang pag-usapan po natin ngayong umaga, yung nabiti natin discussion kahapon, medical marijuana bill. Yan, sa unang pagkakataon, cannabis, lumabas ito o nakalusot na ito sa committee level ng House of Representatives matapos ang napakaraming kongreso na nakalipas. So, magandang mapag-usapan natin yan. At ano ba yung mga magagandang karakteristik nitong batas na ito, nitong panukalang batas na ito? Yung regulasyon. No? Yan. Dapat mahigpit yan. Si Congressman Robert Ace Barbers, ang chairman po ng House Committee on Dangerous Drugs na sa ating linya. Kung Hey Fat Choy. Ay, magandang umaga, Joel. Magandang umaga, Weng. Kung Hey Fat Choy. Opo. Nagulat ako sa bati ni Joel. Ako, good morning lang, Congressman Ace. Good morning. Talaga. May go-to, may hugot. Anyway, Kung, ano ang mga salient points nito pong panukalang batas na ito? Okay. Itong panukalang batas na ito ay para klaro lang kasi marami nagkakaroon ng haka-haka tungkol dito sa medical cannabis na ito. Ito ay ini-exempt lamang ng ating panukalang batas na ito yung paggamit ng medical cannabis. Mm-hmm. So medical cannabis, no? Ibig sabihin po, yung paggamit po ng marijuana sa ibang forma, sa ibang pamamaraan ay illegal pa rin po at ito ay mayroong karampatang parusa ayon sa ating batas. So this is an exception to Republic Act 9165. And specifically stated dito sa panukalang batas ito, ito ay for medical use na ginagamit o gagamitin sa mga pasyente na merong kinukonsiderang debilitating or non-debilitating illnesses. Ang mga physicians po, ang mga doctors po ang mag-a-identify po niyan. Sa anong forma po ang magiging, pag sinabi po medical marijuana or medical cannabis, anong forma ito? Kasi yung unang na pag-usapan yan, para siyang ilalagay nga daw sa soft gel or capsule. Okay. Oil yung forma nito. Sa huli pong pagkakalatag ng panukalang batas, ano magiging forma ng cannabis na yan? Okay, dito sa inaprobahan namin sa aming committee, Weng, no, in pharmaceutical form. Ibig sabihin po yan, ito po ay maaaring itsurang kapsula o itsurang tableta o whatever it is na merong pharmaceutical grade, no, na pwedeng gamitin, no, sa ating mga pasyente. Meron din kasing mga panukala yung ibang mga doktor na may mga sakit na kinakailangan in liquid form, no? Mm-hmm. So either intravenous, yung sinasabing nakalagay sa parang dextrose, mm-hmm. or ini-inject basta ang basic at general
guideline dito ay ito ay dapat ay in pharmaceutical form. Okay. Paano ano? Paano matitiyak Congressman Ace na hindi ma ano yan, hindi maabuso kasi wing may ano di ba? Merong mga pag may kausap ng dermatologist, sasabihin sa iyo na yung toner, bumili ka ng toner. Mm. Tapos bili mo itong capsule lang ito. Buksan mo, lagay mo yung laman dun sa toner. Di ba? Para kuminis daw ang mukha mo. No? So, meron mga ganun eh. Paano natin matitiyak na yung mga in pharmaceutical form ay hindi po maaabuso at gamitin po sa, alam nyo na, yung bait. Baka, sa bisyo. Oh, baka gamitin sa bisyo. Mm. Yung langis o yung laman nung, ano, nung kapsula, eh, gamitin sa kung paanong paraan niya gagamitin yan. Well, tama Joel, no, kasi yan din ang tanong ko eh nung nagkakaroon kami ng hearing, eh tinatanong din namin 'yan, no. At na, maganda naman ang paliwanag nitong mga advocates at yung mga practitioners na gusto ring gumamit nito. Una, yung ating ang marijuana kasi dalawa yung components, no, yung ingredients na ginagamit, no. Isa yung sinasabi nilang cannabis oil, yung CBD, yung isa naman ay yung sinasabing addictive na yung THC, no? Ito po, pag sinabing pharmaceutical form, tinanggal na po yung THC dito. So, parang ang maiiwan lamang dito sa pharmaceutical grade and pharmaceutical form ay yung CBD na science or researchers say na ito yung nakakagamot. So, parang nakahiwalay po dito yung ano, hindi na po ito yung parang addictive na maaaring tanggalin yung pulbura, yung powder dun sa loob ng kapsula at ihalo sa kung saan man. Mm. So, safe and pharmaceutical grade na ito. Hindi na yan, Kong, yung and Joel yung sinasabi dati na yung cannabis, ihalo mo sa brownies. Yun, oh, well, hindi na pwede yan. Hindi na siya makikinabang sa dating, ano ba, binibigay na high ng marijuana, yeah, kung ito ay pharma form na. Yes, yun, that's right. Correct, Weng. No? Kasi ito ay hindi na tinanggal nila yung addictive component, mm-hmm, ng plant, nung halaman. No? Tinanggal, sineperate nila yon at talagang ginamit lang yung sinasabing cannabis oil, mm-hmm, which is yung merong therapeutic effect, no, para sa isang pasyente. Paano po bahagi ng regulasyon, Congressman Ace Joel, paano po yung pagtatanim? Baka biglang dahil meron ng bagong market, gamot na, magtatanim ako, malaki ng pangangailangan sa marijuana. Oh, hindi ganun kadali ngayon. Mm-hmm. No? Ayon dito sa batas na ito, meron kasing kinre-create na opisina ang batas na ito, yung sinasabi nating MCO, yung Medical Cannabis Office, na under po ito ng DOH, Department of Health. No, itong unit na ito, itong MCO na ito, na i-create itong batas na ito, siya po yung magre-regulate, mag-i-issue ng permit para ikaw po yung makapagtanim, mm-hmm, ikaw yung makapag-import. Kasi kailangan may regulation yan. Kano karami yung i-import? Mm-hmm. Anong klaseng i-import? Saan yung pwedeng plantation? Ano yung regulation sa isang plantation? Hindi kagaya na pwede ka lang magtanim sa backyard mo. Pwede na, no? Yeah, ngayon, no. Baka iba kasi magtanim sa paso, ano? Di ba, Weng? Nandun na sa tabi ng bintana nila. Tapos pag nahuli ng polisi, hindi, illegal, ginagamit ko yan sa ano, yes, eh. Sa aking medical condition. So, hindi diba? Yung pwedeng gano'n. Bawal yun, bawal. Ikaw yung mag-aamili sa sarili, hindi. Bawal yun. Kasi yung halaman in raw form, yung halaman nito ay talagang illegal. No? Mahulihan ka na may possession yan o na mahuli sa iyan in large numbers, ikaw ay mapaparusahan sangayon sa Republic Act 9165. So itong MCO na ito, which will issue permits and regulations kung paano ka makakapag-cultivate, paano ka makakapag-import, pati yung regulation para sa mga drugstores, o yung mga doktor na dapat makakapag-prescribe ng medical cannabis sa kanilang pasyente, ay hindi po basta-basta, kukuha pa rin ho sila ng permit dito sa atin na MCO. Yun ngayon gusto ko itanong, Kong Ace, mabibili ba sa mga butika ang medical cannabis? Mabibili lamang po yan doon sa mga drugstores, clinics, hospitals na meron pong permit galing po sa MCO. Mm-hmm. So, hindi po lahat ng drugstores ay pwede magbenta niyan.
Meron pong mga authorized dispensary na meron pong permit din galing po sa MCO. Ito'y dadaan sa strict regulation, no? Mm-hmm. Maraming requirements na kailangan nilang maipasa bago po sila mapayagan na makapagbenta o makapag-dispense nitong sinasabing medical cannabis. Yung mga doktor na pwede mag-administer nito? Mm. Yes, ang mga doktor na yan will undergo training. Uh-huh. Hindi sila basta-basta makapag-prescribe o makapag-issue ng reseta kung hindi ho sila allowed by the MCO o kung wala ho silang permit mula dun sa MCO, yung Medical Cannabis Office, ay hindi po sila pwede magbigay ng reseta sa kanilang mga pasyente. Meron pong regulation ang MCO at yung Dangerous Drugs Board na gagawing, meron pong directory kung sino lamang po sa mga doktor, sino lamang po sa mga ospital, sino lamang sa mga drugstore ang pwede pong magbenta, mag-issue at mag-reseta nito. Okay. Kahapon, Weng, bagya natin napag-usapan ito. Meron ako isang kaibigan, lumapit sa akin dahil narinig niya, pinag-usapan natin. Hindi ko nababanggit kung sino yung kaibigan, kilala nating lahat. Sabi niya, kagagaling lang niya sa Thailand recently, at pinicturean niya, doon sa Thailand kasi, di ba, open to. Tapos meron talaga doon cannabis menu. May menu, Congressman. May menu, Congressman. May variant, different variants. Talagang nandun at papipiliin ka kung anong klase ng cannabis ang gusto mo. At pwede mo mabili over the counter. At walang pagbabawal sa Thailand, no, sa Bangkok. Doon lang daw pwedeng gamitin sa loob ng restaurant. Sa restaurant lang. Pero sa Canada, Weng, sa grocery store, pwedeng bumili niyan. Wow. Cannabis, bakit ba bawal pa rin sa atin to? Matanong ko lang kayo. Yes, bawal sa atin yan, no, kapag hindi pharmaceutical or in medical form. Kasi yan yung hindi natin sigurado kung naihiwalay ba dyan yung addictive ingredient nitong halaman ito, yung sinasabi po nating THC, no? Kaya nga po, stricto ang ating ginawang panukalang batas na ang gagamitin lamang po dito sa ating bansa ay yung for medical use lamang. Hindi po pwede yung recreational use kagaya po ng nangyari sa Thailand at nangyari po sa ibang Eastern Europe, European countries. Kung ang isang pasyente ay, pag sinabi kasi debilitating illness, ibig sabihin parang sobrang sakit, sobrang delikado yung kanyang kalagayan. Paano po matutukoy o sino magsasabi na ang pasyenteng ito ay nangangailangan ng medical cannabis? Ayun, ang magsasabi po niyan yung pong practitioner ng medical cannabis, no? Ito po ay dadaan sa isang training na kung saan ay bago po sila makapag-reseta ng medical cannabis, yung mga debilitating diseases or illnesses, yung mga experts po ang magsasabi. Kalibawa po, meron pong problema sa kagaya po cancer, for instance, no? At yung pain ay intolerable dun sa pasyente. Mm-hmm. At ang kanyang makakayanan lamang na mga gamot ay hindi yung mga mamahaling gamot na binibenta ng pharmaceutical companies. At merong pinapakitang alternatibo naman itong medical cannabis, which is natural. So baaring ireseta ito ng kanyang doktor. Mm-hmm. Pagka siya po ay binibigyan ng permiso o meron po siyang permit galing po sa MCO at DDB. Bakit masyadong maigpit pa rin ng batas ang panukala? Gayong tinanggal na nga yung addictive component nito eh. Di ba, Kong? Mm-hmm. Yes, that's correct. Kasi alam niyo naman na minsan marami pong mga palusot, no? Tinitingnan po natin dito yung sa pagdating na sa prosecution, no? Maari po kasi sabihin nila, ilagay nila yung halimbawa yung mga sindikato maglagay ng marijuana sa isang kapsula at sabihin nila medical cannabis, di ba? At nakita nag-import ng napakarami pero hindi naman siya allowed mag-import. So, yun po ang iniiwasan natin, yung abuso o yung abuses na maaring makumit ng mga unscrupulous mga individuals or syndicates dito sa illegal drugs. So ibig sabihin, kung Ace, angkatin po natin ang medical cannabis, hindi ito ipoproduce locally? Well, kapag kaya na po iproduce ito sa atin, isa sa mga resource persons ng aming committee nung aming tinatalakay ito ay
apparently, sabi nila, kaya nila. No? Although hindi sila kasi makapag-gawa ng research sa ngayon because illegal ang pag-possess ng marijuana. Now, in this particular bill, kapag ito ay naging batas, eh, pinapayagan po ang ating research at saka yung scientific or higher education institutions to come up with research, no? At pag-aralan ito, dahil indigenous ang marijuana plant dito sa ating bansa, at kapag ito ay napag-aralan, eh maaaring pwede na tayo mag-produce locally ng medical cannabis. Okay. At yun, eh talagang i-strictuhan pa rin yun na Weng at Joet, kasi hindi naman meron pong permit na kailangan nilang i-secure. Mm. Yung pag-secure po ng permit na yan ay hindi ho madali. Mm-hmm. Oh, kaya yan talaga ang ano natin. Ang basically, ang gusto nating mangyari dito, bigyan ng access to medical cannabis ang ating mga kababayan dahil marami pong testimonya around the world na ito po ay nakakapagpagaling sa mga debilitating na mga sakit o mga pasyente na meron talagang ganitong sakit, eh binibigyan natin ng pagkakataon ng ating mga kababayan na magkaroon ng access dito. Dahil ito po ay natural, ito po ay mura. Yan po ang Pagkatapos po ng ating panayam, Congressman Ace, makakausap po namin ang Philippine Medical Association at merong ilang mga paunang pahayag na sila'y tutol po dito. Ito'y batid nyo naman. Yeah. Oh, that's correct. At kasama rin po sila sa aming kinonsulta during the technical working group hearings at nagpahayag din sila ng kanilang pagkontra dito. No? Sabi nga namin, we will consider yung mga points that they raised. In fact, some of the provisions of the law, pinag-aralan din ng technical working group kung ano yung posisyon nitong bawat mga sektor na inimbitahan namin during the TWG meeting. So, ibig sabihin kung ano eh, yung Philippine Medical Association, grupo na ng mga doktor yun, tumutol sila and yet nakita ninyo na mas malaki yung need, pangangailangan para buksan ang paggamit ng medical cannabis sa nangangailangan pasyente kumpara po doon sa posisyon ng kontra ng mga manggagamot. Yes, eh kami naman open kami kasi doon sa punto na meron talagang mga hindi sang-ayon no, sa ganito. Wala akong pinagkaiba yan sa pag-allow ng mga doctors doon sa paggamit ng fentanyl na in spite of the fact, volume, no, in spite of the fact that these are addictive, eh pinayagan po pero strict po yung pag prescribe po nito. Mm. Meron bang mai-eliminate na gamot dahil papasok itong medical cannabis, meron bang mga existing na gamot na papalit ginagamit sa na painkiller na papalit po ito kaya daming pag-aral pagkakaalam Joel and Weng wala no. Although ito ay magiging ano karagdagan ito. At ito ay siguro magiging kompetensya ng mga mamahaling gamot dyan sa ating merkado sa ngayon. Alright. Yung pagkakasabi ba sa inyo ng mga eksperto, safe ang medical cannabis? Well, ang sa aming kasi kinonsider din po natin, no, yung ano ba yung best practice abroad, no, na gumagamit din ito, no? And apparently, base sa mga testimonies dun sa mga literature na nabasa ng ating komite, eh meron talagang mga nagpapatunay na merong gumaling, no? Although siyempre some scientists or even doctors will disagree, pero hindi po natin pwedeng ma-dispute at ipawalang bahala yung mga testimonya po ng ibang naka-experience po mismo. O kaya yun lang ang sinasabi natin, no? Yes, this could be an alternative, no, doon sa mga mamahaling gamot kasi ito po ay natural at ito po ay mura. Pangalawa, marami pong patunay, marami rin pong naka-experience na nagsabing sila po ay gumaling o gumaan ang kanilang guminhawa yung kanilang pakiramdam. So bakit hindi po natin tingnan at testingin? Anyway, tinanggal ho natin yung illegal na component dito, yung addictive na sinasabi, yung THC. Kaya nga, we want this bill passed, maging batas, kasi ito po ay access to medical cannabis only. Pero na lang isa po to, Joel. Presyo, baka naman mahal.
yun ang ano, ang base dun sa ano ng nagpresenta dun sa Kongreso sa aming committee, eh ito ay malaki daw ang ano ang diferensya. Mm-hmm. So hindi ko pa alam kung ano yun, ano, because as of now we're not manufacturing mm-hmm. that. Uh-huh. Wala pa tayong pinoproduce na ganyan, at maaaring sa umpisa ay tayo mag-import muna. Malaki diferensya dahil mababa ang presyo, mm-hmm. mas mura o mas mahal. Well, ang sa aming tingin, ito ay mas mura dahil okay. ito ay hindi tino sa atin kapag tayo nag-produce. Tumutubo sa atin, tumutubo, no? Oo, tumutubo sa atin at ano ito, walang chemical na kahalo po rito. Alright. Okay. So, I think yun side effect. Side effect. May side effect ba? Base doon sa ginawa ninyong pag-aaral. Kasi baka ako, pag uminom ka niyan, Weng, makakita ka ng heaven. Correct. Sabi nga nila, wow, heaven. May hallucinogenic effect. Okay. Walang ganon. Nga kung... wala naman ganon. Kasi yung gawan na, yung element o yung ingredient na nagkakaroon ng hallucination yung mga patient, eh yan daw yung THC. Tinanggal na yun. Tinanggal na yun, ano? Oh, natanggal yung sineperate okay. na nila yung CBD at saka yung THC. Yeah. Okay. So, yun yung ano, walang effect. O meron mang sigurong effect, sabi ng mga testimonya ng mga pasyente na gumamit po nito sa abroad, guminhawa po yung ano. Merong isang video kasi na pinakita rin sa amin tungkol dun sa paggamit nitong oil, no? Mm-hmm. Yung oil na ito, ginamit sa isang epileptic patient, no? Yung talagang hirap siya, hindi nga makatayo dahil sa pag inaatake ng epilepsy. Pero nung in-administer sa kanya yung medical cannabis, siya po yung nakapagsalita ng diretso, nakapag-upo at nakatayo rin po. So it seems that walang ano eh, sa tingin namin eh, dapat bigyan natin ng time, no? Eh, kasi pwede naman po nating alisin, i-repeal itong batas, assuming ito'y maging batas, i-repeal ito kung ito po hindi maganda sa ating ano. Kaya nga, ini-exempt lamang natin yung paggamit po ng medical cannabis sa Republic Act 1965 because we want to give access to the Filipino all people. Right. Alright, Kong, salamat sa oras mo. Mag-ingat you. Ka, ha? Thank you. Maraming salamat, Joel and Weng. Mabuhay kayo. Thank you, sir. Congressman Robert H. Barber, siya, nabanggit na niya, parang trial and error. Yes. Pwede, pagka medyo ano, pumalpak, pwede namang i-repeal yung batas. Yung binabanggit niyang THC, sabi sa Google, ito ay crystalline compound na main active ingredient ng cannabis. Yan yung nag-cause yata ng hallucination sa mga nakikita ng heaven. No? Pero sabi natin, Joel, kung ito po ay maging batas at magbigyan daan ang medical cannabis sa bansa, ay lansagin niyo muna yung plantasyon ng marijuana sa iba't ibang panig ng Pilipinas, ha? Oo, naman. Oo, para makontrol niyo talaga. Ang dami niyan sa ilang mga lugar dito sa mga upland. May malalamig na lugar. Alamin natin yan, yung posisyon naman ng Philippine Medical Association na ating susunod sa ating pagbabalik. Ang oras po natin, alas 8:27, radyo na. TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyo totoo lamang. Super Radyo EZ-BB, hindi pa huli, hindi pa titina. Super Radyo EZ-BB, prime time. Alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng umaga. Melo Del Prado sa Super Radyo EZ-BB. Alas 6:30 hanggang alas 7 ng umaga. Joel Reyes Abel at Melo Del Prado sa Pango na Bayan! Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Joel Reyes Abel at Melo Del Prado sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, Rowena Salvacion at Joel Reyes Abel sa Saksi sa Double B. At alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, Arnold Clavio at Connie Ciso sa One-on-One. Walang personala, pagbabalitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang.
Super Radyo, DZBB, Prime Time. Faithful lang asawa ko pa. Bernard, I missed you so much. Stop. Lasing ka. Can we pretend na we're still in Boracay? Just for tonight, please. But let's make it better. Love, Die, Repeat. Weeknights, 10:50 p.m. on JTV. Ngayong Biyernes. Kilala na natin si Black Rider. Itumpa na natin yan. Sinabi ng hindi! Papahirapan ko rin siya. Siya at ang mga mahal niya sa buhay. Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. What's the real issue? Mga baklang ganyan, they should all be on their firing squad. The stealing or being a Becky? Becky on the run forever! Becky's on the run, Friday, 3:15 p.m. on GTV. This 2024, heroes will continue to rise for a bigger season 99 and a historic season 100. This is your NCAA. You're watching Double B TV on GTV. Mga kapuso, gusto nyo bang makatipid sa binabayarang bill ng kuryente? Ito ang ilang kuryentipid tips. Buksan ang mga bintana at hawiin ang mga kurtina upang makapasok ang hangin sa bahay. Bunutin sa pagkakasaksak ang appliances na hindi ginagamit. Huwag iwanang nakabukas ang ilaw na hindi ginagamit. Kung bibili ng appliances, iyaking energy efficient ito o mababa ang makukonsumong kuryente. Gumamit ng mga LED o energy efficient na bumbilya. Kung gagamitin ng aircon, itakda ang thermostat nito sa 25 degrees Celsius. Magkuryentipid na tayo, mga kapuso! Bago po ang ating talakayan, narito muna ang Double B bagong-bagong balita. Pinsala po ng El Nino sa sektor po ng agrikultura. Umabot na sa mahigit 150 milyong piso. Manual load dropping, posibleng ipatupad ng National Grid Corporation of the Philippines sa Panay Island dahil sa mababang produksyon ng kuryente sa isang planta. Mga doktor, kailangan munang kumuha ng permiso bago makapag-reseta po ng medical cannabis batay po sa isinusulong na panukala ayon sa isang kongresista. Minor de edad sa Tondo, Maynila, patay ng aksidenteng mabaril ng kanyang pinsan. Ilang lansangan sa Quezon City at Maynila, isasara kaugnay ng pagdiriwang ng Chinese New Year. At ilang sasakyan na hatak na matauhan ng MMDA sa clearing operation sa Binondo, Maynila. Yan mga kapuso, mga balitang ang mga development. Abangan sa mga susunod pang palatuntunan ng Super Radio DZBB. Huwag po kayong papahuli sa malalaking mga balita. Talakayan sa malalaking issue. Subscribe na po kayo sa YouTube channel ng DZBB. Magtungo po kayo sa at DZBB 594. Malilit na letra po yan. Tapos yung mga numerong 594. Sa YouTube po, mag-subscribe po kayo mga kapuso. Taxi sa Double B! Pulisya sa San Miguel, Bulacan, binigyan po ng 48 oras na taning ng kanilang alkalde para resolbahin ang sunod-sunod na krimen. Alan Gatos. Magkakasunod na insidente ng pananambang sa dalawang barangay Tanod ang naganap sa bahay ng San Miguel, Bulacan, maliban pa sa insidente ng pang-aagaw ng motorsiklo sa mga tauhan mismo ng alkalde. Dahil dito binigyan ng 48 oras ni San Miguel Bulacan Mayor Roderick Chongson, si San Miguel Chief of Police Lieutenant Colonel Abilino Protasio II na resolbahin ang krimen. Kabilang sa mga nasugatan sa pamamaril ang mga tanod ng Barangay Santa Inesa na sina Noli Ramos at Pascual Aquino
Nangyari yung pamamaril alas 6:30 ng gabi noong Miyerkules. Dalawang lalaki umano na sakay ng motorsiklo o riding in tandem ang nasa likod ng pamamaril. Kagad naman na naisugod sa paggamutan ng dalawa kung saan sila nilalapatan ngayon ng Lunas. Maliban dito, isang insidente naman ng pangagaw na motorsiklo ang nangyari sa mga tauhan ni Mayor Chongson. Wala umanong nagawa sina Ariel Dumapig at Raniel Ramirez kundi ibigay ang motorsiklo matapos natutukan sila ng baril ng mga tumangay. Dahil dito, hindi na ikinatuwa ng alkalde ang magkakasunod na insidente at kagad na pinapatutukan sa San Miguel Police Station ang mga krimen. Sinabi naman ni Lieutenant Colonel Potasio, nagsasagawa na sila ng malalimang investigasyon kaugnay sa mga insidente. Ako si Alan Gatos ng GMA sa Paradio DCWB. Dapat totoo. Ito, Weng, meron mga, ano talaga, mga flights na may layover. Pagka yun ang kinuha mong ticket, mas mura yun. Mas mura Weng, kasi kesa sa direct flight, diba? Tatagal ka muna ng ilang oras sa airport, diba? Sa airport, diba? O, kaya pwede kang mamasyal, lalabas ka ng airport kasi meron mga layover na mga 8 oras. Yun, malala naman yung 8 oras. De, meron ganun, Weng. O, 8 oras. Talagang layover. Tapos, hindi ko lang alam, dito, meron din ganun, no? Yung mga pasahero po na naghihintay po ng connecting flight sa NAIA, maaari daw pong mamasyal sa pamamagitan po ng layover tours ng Department of Tourism. Hindi ko lang alam. Yung traffic pa lang, palabas eh. Pa lang ng NAIA, Weng. Paano? Ubus na oras po doon. Ubus na oras mo layover? Oo. Ano ba yan? Saan nila ipapasyal? Sa gilid ng airport. Paki-explain mo sa amin. Ralph Obina, saan? Ito, may iaalok nga na pantanggal init ang Department of Tourism, lalo na sa mga dayuhang biyahero sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA na naghihintay ng kanilang connecting flight. Ito ay sa pamamagitan nga ng layover tours na magiging kauna-unahan sa Pilipinas. Ang kay Tourism Secretary Cristina Frasco, habang naghihintay ng kanilang connecting flight ang isang biyahero, ay maaari siyang mamasyal sa mga lungsod ng Pasay at Parañaque bilang ito ang pinakamalapit na lugar sa ating international airport. Kabilang sa maaaring pasyalan ng mga naghihintay ng kanilang connecting flight ay ang tinaguriang entertainment hub sa Metro Manila kung saan tampok ang mga mall, mga resort, mga kasino sa naturang mga lungsod. May mga bus na masasakyan dito ang mga biyahero. Siguro mag-skyway sila, no? Skyway. Kasi may connecting na dyan eh. Bula doon sa NAIA, Weng, tapos papunta doon sa Entertainment City. Hindi ba natatraffic ang skyway? Skyway. Minsan may traffic din. Yung totoo lang. Hindi, madalas may traffic. Ralph, go ahead. yun lang ang ano dyan, yung traffic. Pero ito yung hop-in, hop-off o yung ho-ho bus ng DOT, ito yung parang tinatawag nila na ito yung parang P2P. Uh-oh. Na ang point-to-point at yung destination niya, yung tatlong destination to, tatlong spot. Sinabi ng Kalihim na maikling oras ay mabibigyan ng pagkakataon ng mga biyahero na makilala ang Pilipinas at mabigyan ng hindi nila malilimutang karanasan. Naniniwala rin ng Kalihim na dagdag promotion ito sa Pilipinas at dagdag kita sa tourism partners at sa ating mga kababayan. Target itong mailunsad ng DOT sa ikalawang quarter ng 2024. Ako si Ralph Obina ng GMA Super Radio, DCWB, dapat totoo. Oo, makakaranas sila ng hindi nila malilimutang karanasan experience sa traffic. Oo, ang problema doon, kung mahaba-haba yung layover mo, halimbawa, 5 oras, pag lumabas ka, sobrang traffic. So halimbawa, ayaw mo na, komportable ba yung paliparan for layover passengers? Ngayon, actually, meron mga pagtatangka. Actually, ngayon, meron na nga tayong private public partnership diyan, di ba, Weng? Nagpa-bid out na nga eh, no? Pero merong mga pagtatangka na ito'y ayusin. Oo, pero ngayon, natin comfortable yung paliparan natin sa mga pasahero. Meron na rin ganun. Ano, ilang malinis na rin na CR diyan. Ay, salamat. Hindi na nilimahi, di ba? Hindi na ganoon. Yun ang concern ko talaga do sa airport. Kasi syempre yung pagka-CR. Marumi ang CR yan, reflection ng ano yan. Oy naman, unang-unang papasukin mo yan after a long flight. Yun, no? Puntahan natin 'to. Ilang kalsada po sa Mandaluyong isinara para sa 30th anibersaryo ng kanilang lungsod. Mark Makalalad. Abiso sa mga motorista, nagsimula na ang traffic routing ng Mandaluyong ngayong araw ng Biyernes, February 9, para sa pagdiriwang
ng kanyang 79th Liberation Day at ikatatlongpung anibersaryo ng pagkatatatag ng lungsod kasama sa maisa ng kalsada, ang kahabaan ng 9 de Pebrero at kalentong kanina inikutan ng Super Radio DCWB ang naturang mga kalsada na meron ng orange barrier at may mga traffic enforcer na gumagabay sa mga motorista. Magkakaroon din kasi ng float parade at concert. Pinaiiwas ng mandaluyong LGU ang mga motorista sa mga apektadong daanan kasama rito ang kalentong Shaw Boulevard, Bonifacio, A. Luna, Aglipay, Boni, P. Cruz, Martinez, Maysilo, Pantalyon, Barangka Drive, 9 de Pebrero at New Fuente Vella Road. Kaugnay nito, inaabisuhan ng mga motorista na dumaan na lamang sa mga alternatibong mga ruta. Ang inyong kapuso, Mark Makalalad ng GMA Super Radio. DCWB dapat totoo. Sa ating pagbabalik, si Dr. Tony Liachon, ginatawa ng Philippine Medical Association, ang ating makakausap. Kaugnay pa rin po ng medical cannabis po ito. Ha? Ang oras po natin, 8:39. Radyo na! TV Kortesiya pa! Na. Disiplina pa! Pagbabalitang walang hinihilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Super Radio DZWB, hindi pa huli, hindi pa titinag. Super Radio DZWB, Saturday Prime Time, alas 5:30 lang umaga, double wing sa Double B. Alas 6:30 lang umaga, Super Balita sa Umaga, Nationwide. Alas 7:30 lang umaga, Pinoy MD sa Super Radio DZWB. Alas 8:30 lang umaga, Consumer at iba pa ng Department of Trade and Industry. Pagbabalitang walang kinikiligan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyo totoo lamang. Super Radio DZWB, Saturday Prime Time. Pera ka ba? Bakit? Kasi pag wala ka, naghihirap ako. Oh. Pera ka ba? Bakit? Pautang naman. Tila, tawa, is love! Sunday, 11:05 p.m. Faithful ang asawa ko pa. Bernard, I missed you so much. Stop. Lasing ka. Can we pretend na we're still in Boracay? Just for tonight. Please, let's make it right. Love, Die, Repeat. Weeknights, 10:50 p.m. on JTV. Ngayong Biyernes. Kilala na natin si Black Rider. Itumpa na natin yan. Sinabi ng hindi. Papahirapan ko rin siya. Siya at ang mga mahal niya sa buhay. Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. Mamalik ako sa pamilya ko. Wala yun. May ina ko sasama sa'yo. Ang tumututol sa kasalang ito, magsalita na o panghabang buhay ng manahimik. Asawa ng asawa ko. Tubig Tipid Tips. Narito na ang tips para makatipid sa paggamit ng tubig. Kung maghuhugas ng kamay, isara muna ang gripo habang nagsasabon. Alamin kung may tagas ng tubig ang mga gripo at kung mayroon, ay agad itong ipakumpuni. Isara ang gripo habang nagsisipilyo ng ngipin. Mas mainam kung gagamit ng baso kung magsisipilyo. Tiyakin na nakasara ang lahat ng gripo kung hindi ginagamit. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga prutas, gulay at iba pang pagkain. Gumamit ng balde at tabo sa paliligo. Kung kailangan gumamit ng shower, isara muna ito habang nagsasabon. Maging responsable at wais tayo sa paggamit ng tubig, mga kapuso!
Pwede binabati lang natin si habang inaantabayan na natin yung ano, yung linya ng komunikasyon ni Dr. Tony Lyotchon. Binabati lang natin si Elena Samson Roa. Nagse-celebrate siya ng birthday. Eh, kaano-ano ni Tita Boots to? Artistahin. Ay, Anson Roa pala yan. Ito, Samson. Elena. Sinakyan ko noon eh. Si Elena Samson Roa ay kapatid po ni Mon Samson ng Manila Bulletin. Happy birthday. Happy birthday po, Ma'am Elena. Binabati din natin yung ano, pinuntahan natin kahapon ni Mata Gadenso. Magandang umaga po. Mga suki pala natin sila Denso. Di ba? Ah, okay. Pinuntahan natin Denso, kahapon. Maraming salamat po sa pagtutok sa Double B TV at sa DZBB. Salamat po sa inyo sa patuloy pong pag-suporta. Sa Super Radio DCW. At saka si Ma'am Mary Ann Reyes. Si Ma'am. Nag-message sa akin kahapon. Thank you, ma'am. Thank you. Sa Double B! Alright. Si Dr. Anthony Lyotchon, ginatawa ng Philippine Medical Association Coalition, ay wala pa ho sa ating linya. Kalapon po nandiyan. Wala pa ho. Inaayos lang natin siya. No? Pero maganda mapag-usapan na rin, Weng, ang ating DICT, meron pala silang ICT Academy. Iyon ko lang din narinig. May ICT Academy. Ang ICT Academy nila, naghahasa, nagsasanay doon sa ating mga IT professionals na nasa gobyerno. So, pang-government employees lang ito. Pang-empleyado lang ng gobyerno ito. Tinuturuan nila doon yung ating mga IT professionals para magkaroon ng safeguard ba sa hacking. Mapalakas yung ating ano. Yung kumbaga ating, parang lahat ng tanggapan ng gobyerno, meron ng front line of defense agad. Yes, hindi natatawag pa sa DICT para sa ang sinasabi ng DICT, Weng, this will be open to public in the future. Nasa hinaharap ay binabalak nilang magturo din sa publiko ng mga paraan para labanan po ang hacking. Tapos nandito na kasi ang ano eh. Para malaman natin, yung palang mga deepfake palang malaking bagay kapag alam natin kung to determine kung alin yung deepfake at yung original. Dapat merong marunong tayong kumilatis yun. kung ano pong tunay sa, ano, sa peke. No? At sinasabi nga ng DICT, yung mga IT professionals pala sa buong mundo, actually hindi lang sa buong mundo, dito pa lang sa Pilipinas, ang bayad pala sa kanila mga 200,000 a month, Weng, ang starting salary. So pag kinarir mo ito, lucrative na career pala ito. Sa malaki kita lang. Oo, kasi mga kapuso, nasa age of technology, at sinasabi nga nila na nasa artificial intelligence ang mga tao, yung mga magagaling sa IT ang gumagawa ng AI. Naman. Di ba? Oo. Kaya ngayon, mga eksperto din na yan ang kailangan natin para kontrahin ang AI. Oo. Di ba? Dapat i-consider siguro ng mga magulang nakikinig ngayon. Baka ito yung gusto nyo ipakuhang kurso sa inyong mga anak. O kung hindi man, pwedeng on the side, di ba, pag-aralin mo. May kasi, mga nagtitura na ganun kurso sa short term lang, Joel. Tsaka, para elective ba? Yung iba na magagaling dito, Weng, ano lang nila to, pastime. Yun, diba? Correct. Yung iba, mayroong mga tunay na trabaho, tapos pastime nila, yung pagiging IT expert. Mas malaking kita sa sideline kesa sa orig na trabaho. Yung side hustle, kung tawagin correct natin. Green North, side hustle. Standby, natutunan ko kay Melo Del Prado. Standby, mga ito, okay na? Okay, mamaya, alright, wala pa. Sige, pagbalik natin, mga kapuso, tatangkayin natin makausap si Dr. Tony Lyotchon. Ang oras po natin, alas 8:48. Radyo na. TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Naninigilitan tayo sa ating samahang walang iwana. Maraming salamat for making GMA Radio number 1 ECWB 594 and Barangay LS 97.1 number 1 in Mega Manila for 2023. Ang Barangay FM number 1 sa Baguio, number 1 din sa Dagupa. Ang Super Radio at Barangay FM number 1 din sa Iloilo, number 1 pa rin mapagkakatiwalaan para sa inyo, mga kapuso.
Magandang gabi sa inyong lahat. This is your captor speaking. When their train is taken over by terrorists, he'll keep them off track. Under Siege 2, Saturday, 6:15 p.m. on G-Flix, on GTV. Ang sabi mo? May komento ka ba sa iba't ibang napapanahong issue? Ang sabi mo? I-comment na yan sa Balitang Hali Facebook page. Faithful ang asawa ko pa. Bernard, I missed you so much. Stop. Lasing ka. Can we pretend na we're still in Boracay? Just for tonight, please. Let's make it better. Love, Die, Repeat. Weeknights, 10:50 p.m. on GTV. Ngayong Biyernes. Kilala na natin si Black Rider. Itumpa na natin yan. Sinabi ng hindi! Papahirapan ko rin siya. Siya at ang mga mahal niya sa buhay. Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. Nasa linya natin ang pakulo po ng Philippine College of Physicians, yeah. Si Dr. Ronjin Solante. Kasama sila doon sa PMA Coalition, Philippine mm-hmm. Medical Association Coalition, na tumututulwe yes. doon sa medical cannabis. Mm-hmm. No? Dr. Ronjin, good morning. Si Joel Siweng. Maganda umaga po. Hi, good morning Joel and good morning Weng. Opo, bakit ayaw nyo rito sa medical cannabis, Dr. Ronjin? Well, unang-una, no? There's still a very gray zone or area where the cannabis is indicated for medical use, no? Especially sa setup natin, it's difficult to monitor, and at the same time, hindi natin mapulis 'yan pag na-approve na 'yan, kasi pwedeng gagamitin din 'yan sa mga non-medical use or other purposes, no? Because ang entry point diyan, pag in-approve mo na 'yan, then the market is flooded with the use of this, and alam mo naman, ang dami nating mga problema ngayon, yung vaping, no, yung mga ganitong klaseng addictive mga substances, and we're adding another layer, another risk to our population, especially the younger generation, no, because we still consider this, Joel, as a hazardous and addictive substance, no. So sana siguro kung if this will be approved, dapat konkreto yung paano ba to gamitin, sino ba dapat ang gagamit nito, and it should be strictly implemented siguro at the level ng mga hospital or institution na merong kapabilidad na mag-monitor sa mga pasyente. Doon sa mga nilatag na safeguards ng panukalang batas, nakikita nyo ba doon na kulang pa ba o talagang mukhang malulusutan pa ng mga mapag-abuso ito pong batas na ito, panukalang batas na ito? Well, nakasulat kasi dito na meron din ganung mga provisions, no? Pero sa tingin namin, ang overall kasi namin, we still don't approve the use of cannabis as a medical indication because of certain indications na kulang pa tayo sa mga ebidensya kung ano ba talaga ang benefit nitong cannabis use in a specific medical condition. Dr. Ronjin, sabi po ni Congressman Ace, doon sa panukalang batas, aalisin po yung addictive na substance ng cannabis para siya ay maging pharma grade, para siya ay maging magamot at pwedeng administer sa mayroong debilitating o malalang kalagayan, kalusugan na pasyente. Hindi po yun nagbibigay ng assurance sa inyo na pwede nga ito makatulong.
Well, that's only one segment, Weng. And then, and in fact, kung titingnan mo lang yung ganong aspeto ng in terms of indication, no? In fact, in that particular indication, hindi pa rin ganong ka-strong ang evidence that it is very useful, no? Yung benefit, no? Ang pinaka-overall talaga namin dito is that this is still considered effective. Even if you say that the pharma grade is this, how can you say that that pharma grade, iabusuhin ang quantity, abusuhin ang access, abusuhin ang mga gumagamit? So which means that there's still that gray area na mayroon pa rin risk. So ibig sabihin, Doc Ron, Jean, halimbawa, pharma grade na ito. Pero pag inabuso mo, halimbawa in-overdose mo, magbibigay pa rin ng negatibong epekto, makaka-addict pa rin ito, magiging mahahallucinate pa rin yung gagamit po nito? Yes, Weng. Kasi by nature, itong gamot na to, itong substance na to, it has an addictive property. Mm-hmm. No? So yun ang inaanuhan namin. Natatakot kami dito sa mga ganitong klaseng pag-i-approve mo yan as a medical use. Siguro, upuan uli, then we have to gather more evidence, invite more experts to really put on their thoughts on this. And important sa amin, no? Yung constant communication with the medical community. No? It's important that we have to do that, no? Otherwise, it's so sayang ang magiging ano nito purpose. Okay. So, sige. Kung halimbawa po na base doon sa mga lumabas ng pag-aaral dito at experience, karanasan sa abroad, mas malaki ba yung panganib o nakatulong siya ng malaki sa mga pasyenteng malala ang kondisyon? Kasi sinasabi nga ng mga framers po nitong panukalang batas, malaki daw diferensya sa presyo at marami daw mga sakit, Weng, na debilitating na natutulungan ito. Dr. Rodney. Well, yes, tama naman, Joel, no? Sa aspeto na yan, we don't disagree on that, no? Pero these countries have a very good way of monitoring, have a very good way of looking at who should be receiving this, no? Mm-hmm. And at the same time, maganda talaga yung the way they distribute it to these people. Kasi meron talagang ano yan, follow-up or something that they will really be given to the exact or the population that will benefit it, no? So yun lang yun. Ang main concern po ng medical naman nasa medical field ay yung possibility ng abuse, hindi yung ito ay maaaring makasama sa pasyente. Ganun yes, po ba yun? Possibility ng abuse, yung tinatawag natin ng mga collateral effect ng drug doon to the population that may not need it, no? So may mga ibang they can access it. Paano kung halimbawa isang maka-access ka na tapos makita nung isang another family member o meron pala to, can I try this? Mm-hmm. So hindi natin alam magiging abuse ang paggamit ito at the level of the end user for those na hindi naman kailangan gagamit nito. Because there is always that risk when, no? Hindi natin matatanggal yan. Mm-hmm. Ito ang collective position, Dr. Ronjino, ng College of Physicians. Yung pagtutol. This is the Philippine Medical Association at saka yung mga specialty division niya, Joel, no? Yung pediatry, internist, and other social societies na under the PMA. So ang panawagan niyo po, hinay-hinay. Huwag agad madaliin yung pagpapatibay po ng panukala. Yes, additional mga meetings, tingnan natin. No? It's something that we have to really communicate and importante dito yung pagkikipag-usap sa mga eksperto, sa mga medical. Kasi at the end of the line, that kami naman ang gagamit niyan. Kami rin ang mag-i-implement niyan. Yun nga. Yes. Ayaw magre-reseta eh. No? Oo. Kami ang magre-reseta, but are we sure that there are those na hindi kailangan gagamit, hindi siya ma-abuse. Yun lang naman ang point natin. So we need to talk, we need to have several meetings on this aspect. So panawagan ninyo, wag naman madaliin. No? Yes, tama ka, Joel. Mabuti, no? Okay. Doc, salamat sir, sa oras. Thank you, Joel. Thank you, Weng. Thank you, good morning. Mukhang dapat i-strongly consider yun, Weng, kasi mga kahit doktor na nagsasabi. Kahit siguro naman tayo ma-ordinary mama yan, Joel. Kasi as it is now, ang daming punto na kahit higpit ang regulation, ang daming nakakalusot. Yun lang ang assurance na gusto ng mga doktor na hindi ito maaabuso, hindi mapupunta sa maling kamay, na pag nag-angkat, may pinayagan nag-angkat, angkat ng sobra at ibibenta sa black market. Oh, yan, may possibility po na ganun. Alright. Anyway, mga kapuso, tayo po ay magpapaalam na. Siyempre,
Nagsimula ka sa Dragon Dance. Depende sa paniniwala po ninyo. Yes. Eh, tayo po'y medyo may konting tampuhan sa China. Ba't ba tayo nakiki-Chinese New Year sa kanila? Hindi, kasi meron tayong mga ano. Meron tayong mga Filipino-Chinese dito. Malaki ang Filipino community dito. Filipino-Chinese community, Weng. No? Filipino-Chinese community. Yung Filipino-Chinese community, marami akong kaibigan, Weng, na, no, na Filipino-Chinese. Mm. Na they are more Filipino than most Filipinos. Correct. No? Kaya ano, marami tayong kaibigan dyan. At makidiwang tayo sa kanila. No? Alright. Ang Chinese New Year. Si Igan at si Connie Season. One on one. Walang personalan. Ako po si Joel Reyes Obel. Ako naman po si Rowena Salvacion. Magandang umaga, mga maharlika. Sa bayang makabayan, lahing makabayan, mga kapuso, alas 9 po ng umaga, radyo na. TV Kortesiya pa. Na. Disiplina pa.